Ladies and gentlemen, let us welcome our powerful speaker, resource person, our very own Vice President for Marketing, Isang Riet! Hello, Riet! Narinigaw ba? Sa likod narinig ako? Yes. Narinig niyo ako? Yes! Kayo po mga okay lang po kayo dyan? Okay, gusto mga kaibigan, good evening! Good evening! Well, now is our day 4 of our training. No? So tomorrow will be the last night. And meron mo ba dito? Kanina nasa labas kasi ako. Meron ba dito yung apat na agabi na nandito? Yes! Kayo yung mga sawang-sawa na sa akin. So, di ba, tomorrow will be the last one. And I'm excited for tonight kasi po for the past 2-3 nights mga kaibigan ang ating module po is more of parang mindsetting, more of sa mental and emotional mga kaibigan. But unlike tonight ladies and gentlemen, tonight. Diba? Tonight. Yan, sige. So, tonight mga kaibigan, medyo kakaiba po kasi we'll be talking about more of the physical aspect of doing the business. Kanina sinabi po ni Sir Roy kanina na I've been with the business industry for the past 17 years. So tama ho siya kasi I started when I was 5 years old. Kinder 2 pa lang ako, idol ko na si Roy. So, I started very early po. Not too early, I started when I was 22. So you do the math, I'm 40 years old. So, ang sa akin mga kaibigan, nakakagulat din. As I was in my hotel kanina, I was doing this, doing some notes, mga kaibigan, no? So, naisip ko, sabi ko, yung itatakal ko kasi ngayon will be all based on experience. You will not find this in any books, okay? Bakit, sir? Kasi karamihan ko dito is yung mga nangyari, yung mga dapat na mangyari at mga hindi dapat na ginagawa ng isang networker o ng isang royalista. And sabi ko nga sa inyo, mga kaibigan, for one person to be successful, the fastest way is follow people na dumaan na sa ganung mga pangyayari para huwag na natin magawa ulit. Tama ba ako? Yes. And, wala pa rin ba? Meron ba? Okay. Ayan. The title of the topic is called Off-Road 41. And it's part 1. We'll be talking to like part 1 and hanggang part 5 mo yan. De, joke lang, di ba? Part 1 and 2, hinatiw namin sa dalawa yan. Sir, unang-una, bakit off-road? Kasi kaya siya tinawag ng off-road, mga kaibigan, kumbaga para kumbaga sa off-road, kumbaga sa... Ito yung mga bagay na ginagawa ng isang network marketer na pag ginawa niya yan, nalilis siya ng landas na nangyayari tuloy, nasisira ang network. So kumbaga, ito yung mga huwag mong gawin. Nag-gets nyo? So para siyang derailing, kapatid. Ngayon, mga kaibigan, may kumbaya ito po ako bako magsimula, no? May isang lalaki na magaling. Magaling daw siya magpana, mga aso. So sabi niya, may sudyante siya, sabi niya, ano yun, sir? Daryl, magaling ako mga aso, would you believe me? Sige, layo ka. So lumayo si Daryl, siguro mga 100 meters. Kumuha ng pana yung teacher, inasinta. Sabi niya, maglagay ka ng apple sa ulo mo. Sige, nagay siya apple, di ba? Nung inasinta, sa pool, 100 meters, ang galing, di ba? Ngayon, maniniwala ka naman magaling ako? Sabi ko, magaling. Hindi ko pa talaga niniwala. Lumayo ka pa, 200 meters. Tanggalin mo yung apple. Palitan mo yan. Ano ilalagay ko dyan? Kalamansi. Kalamansi. Layo. Yan. Inasinta. Binitawan. Tuto. Sa pool. Ang galing. Naniniwala ka na? Naniniwala ako. Hindi ako kumbinsido. Lumayo ka pa. Lumayo, 300 meters. Nung 300 meters mga kaibigan, palitan mo yung kalamansi. Ano nilagay mo dyan? Ilagay mo dyan, alatris. Alatris ba? Alatris, nilagay. Alatris. Tama ba, alatris? Alatris. Ara. Hindi kayo na magkwento. Sa ulo, patay. Sabi nung teacher, I'm sorry. Ladies and gentlemen, tonight, I would like to say I'm sorry in advance.
For the mere fact, mga kaibigan, my topic for tonight, some of you might get offended. But it's not my intention to offend anyone. It's not my intention to hurt anyone. Just in case you feel offended, right? You will feel offended. Ngayon pa lang po, I would like to apologize in advance. My job, ladies and gentlemen, is to share to you the things that you have to do when doing network marketing. I will not adjust my training so that you will feel comfortable. I will say what I need to say, not because to offend anyone or for you to get hurt, but for you to realize that there are things that we have to adjust. Is it clear? Yes! So, sabi mo sa katabi mo, huwag kang ma-offend. Huwag kang ma-offend! Sabi mo sa kanila, the truth hurts. The truth hurts! So, okay na kayo mga kaibigan? Yes! Okay, good. So, first mga kaibigan, Off-Road 41, mga kaibigan, number one, ladies and gentlemen, it's called Not Enough Reasons, Wrong Agenda. A lot of us, ladies and gentlemen, kung mapasin nyo, my first number is, it's like RDO. Why? Mga kaibigan, kasi kung agenda mo lang dito is para lang, sige lang, trip-trip lang, napakababaw. Kapatid, mahirapan kang simula. Ako mga kaibigan, sinasabi ko sa inyo, nagsimula ako dito, ang aking rason, gusto ko po magkaroon ng component. Kasi wala kaming radyo, kasi for so many years, hindi ako nakatikim ng radyo. For so many years, mga kaibigan, nakikita ko po ng mga classmate ko, nag-grocery buong pamilya. Kami pa nag-grocery ko kami, hindi ko kami magbuong pamilya. Kasi una-una, ang grocery lang muna namin sa sari-sari store. When we were younger, smaller, nakapag-grocery kami sa Unimart, sa Bustans. Kasi mayaman kami nung bata ko. Nung naging teenager na po kami, mga kaibigan, nawala na po yun. Nag-jeep na lang kami, sa sari-sari store na lang, minsan, sa San Roque grocery pa. Maliit na grocery lang po yun. At pag nag-grocery kami, mga kaibigan, hindi ko kami makapag-push cart. Kasi bakit? Sayang. Masyadong maraming empty space, nakakahiya. Bibili lang namin dalawang sardinas, konting bigas, yun na po. Ang sa akin, mga kaya, gusto ko mong mahango sa kahirapan. When I joined network marketing, kapatid, ito yung po yung pakiramdam ko ng mga panahon, eh, gustong-gusto ko na umasepto. Kasi bakit sawang-sawa na po ako sa kahirapan? Sino ba rito, mga kaibigan, nag-i-enjoy siya, hirap na hirap? Yung nasa Pilipinas ka, na pag nag-jeep ka, tuwang-tuwa ka, pag nakakakita ka ng jeep, yung maliligo ka na, yes, mag-jeep na ako. Pag nakakita ng bus, jeep, ah, jeep, jeep. Wala, di ba? Ang sa akin, mga kaibigan, gusto ko po mabigyan ng magandang buhay family ko. Best part, in network marketing, when I did network marketing, started 17 years ago, guess what, mga kaibigan? My mom, my dad, retired early. Kasi si Papa na heart attack siya 1986. From 1986, mga kaibigan, wala na yung business namin. 1986, kapatid, ha? 1986, I was only 12 years old. Wala na. From 1986, lumipat na kami sa isang maliit na apartment from a 7-bedroom house, naging 2-bedroom bed space na lang kami noon. Tapos nung lumipat po kami, kapatid, nawala ho lahat ng luho namin sa buhay. Ang nangyari, mga kaibigan, humingi ho kami ng Chinese kasi kami, di ba? Sa Pilipinas, may mga Chinese organization yan. Kahit sa kamagpuntang bansa, outside China, ang mga clan ba? Per apelido, naggagawa ng asosasyon. Tan Association, Chua Association, Ko Association, Li Association, may mga asosasyon yan. Dahil tan kami, syempre, doon kami sa? O syempre, alam tanggapin kami sa Li, di ba? Doon kami sa Tan Association. Dito sa Tan Association, mga kaibigan, kada asosasyon, mayroon silang mga tulong contribution sa mga pangmatrikula ng mga bata na hindi mayaman. So, pumunta kami doon, sabi ko nga, di ba, parang nakakayaman, mas nakakaya kung di ako mag-aaral. So, pumunta ako doon, hingi kami yung tulong, bibigyan kami yung cheque, naka-address doon sa eskwelahan namin, certificate. Ganun ginagawa namin para makatapos ko kami ng pag-aaral ng high school, kapatid. Naranasan ko yun, sinabi ko sa inyo last time, na tuwing mag-e-exam, sinatawag pangalan namin pag hindi pa bayad ng aming, hindi pa kumpleto ang aming tuition fee. Naranasan ko po yun. Nung college ako, mga kaibigan, nakikita ko mga barkada ko, gumigimik, hindi ako makagimik. Kasi bakit? Wala akong pag-gimik. Pero sa time, ladies and gentlemen, nung gumimik kami, kumain kami, gimik to ha, ang dala ko lang 50 pesos. Tapos ang ginawa nila sa akong barkada, nilayot ako. Bakit? Pare naman! Ang word na sinabi niya was, parang kapal mo naman. Gigimik tayo, 50 peso na dala mo. Sumama ka pa. Ang point ko, loob-loob ko, buti na may 50 pesos ako eh. Hindi ko pa yung sa lola ko. Hindi, totoo yun. So, naramdaman ko yung hirap ng buhay ng kapatid. Kaya nung sabi ko, nung nakita ko opportunity, nakita ko may mga umasenso, pinanggigilan ko na,
Sabi ko, bahala na, sige, go na ako. Kasi katulong ko, 22 lang ako noon eh. Kung gagawin ko yung network marketing, one year, walang nangyayari sa akin, at least 23 pa lang ako. So, walang nawala sa akin, bata pa ako. Eh, sir, paano kami matanda na? Meron tinatawag, mga kaibigan, may tinatawag, ladies and gentlemen, yung midlife crisis. Tama mali? Yes. Sino dito may midlife crisis? O, hindi, wag na crisis. Midlife. Ang midlife, mga kaibigan, ganito pala ibig sabihin. No? At sinare lang po sa akin, share ko to sa inyo. Usually, mga kaibigan, we graduate college at the age of 20 years old. Graduate tayo ng college, 20 years old, di ba? So, from 20, mga kaibigan, magtatrabaho tayo hanggang 60 years old. Tapos, pag 60 years old na, eto na yung time ng retirement. Nakita niyo sa likod? Okay, retirement, kapatid. So, lumalabas, eto mangyayari. From the age of 1 up to 20, this is where we learn everything. And from 20 to 60, this is where we work to make money. Or kung ano man currency gusto natin. Yes or no? Yes. Yes. So from 20 to 60, ang kalahati niya is 40. Ah, tama, 40 years old. Yes. Kaya midlife, gitna ka na. Ako! Gitna na ako. Now, ito may ino mangyayari kasi bihira ka makikita na 60 years old, humahataw pa. Bihira. Kung meron man, congratulations because you still have the energy. Yes. Okay, congratulations po. But, on this part, from 20 to 40 years old, kasi kinuto sa akin, correct nung neto lang, yung taon lang. Tanda mo ito, Mike, sabi sa akin, 40 ka na. Tanda mo, pare, alam ko na 40 ako. Okay. 40 ka na. Mike, kalahati na ng buhay mo, tapos na. Nilagpasan mo na. Kung wala bang nangyari sa'yo dyan, you only have 20 more years to go. Pero tandaan mo, Mike, huwag mo sabi matagal yan. Kasi bakit? Nilagpasan mo na yung 20 mo, first 20 mo eh. So, kasi sinasabi nila, alam mo, Mike, ang tinatawag ng midlife crisis, eto yun. Pag walang nangyari sa'yo dito, tendency, pagdating mo ng 40, ang tao minsan nagpapanik. Uy. Remember, arrow. Ah, I'm sorry. But still, ito yun. So, on my part, sabi ko, oh nga, then I started to look back. 20 years, 40 years na din nagpasa ko, may nangyari na ba? Naisip ko, totoo, naisip na nga ako, sabi ko, magkano ba savings ko? Ano ba na-achieve ko? Ano ba nangyari sa buhay ko? Mike, ito, pag dito pa lang, hindi ka naging masaya, huwag kang mag-alala, Mike, kasi bakit? Meron pa ba next 20 years eh? Dito, you've gained the experience. But right now, this time, you have to be smart. Hindi ka pwede mag-work hard na because working hard work, doesn't mean you're working smart. Yes. Pwede masipag ka, pero palpak ang ginagawa mo. Yes. Tama bali? Tama. So you have to work smart. Sabi ko, oo, I have to work smart na. So ladies and gentlemen, your reasons right now for doing Royal, you have to think twice. Hindi pwedeng gagawin mo na ito kasi feel mo lang. Try lang. Walang magawa. Maraming cute, maraming maganda, maraming guwapo. Normal yun. Pero kung mababaw ka, maniwala ka, tatamarin ka. Ang layo eh. Pero tanda mo to, panggigilan mo kasi bakit? Ulitin ko ah. Habang we still have the energy. Ang iba naman, may energy. Pero ang tanong, hindi na kaya naman ng katawan. Hindi, may sakit. Pero may energy siya. May time siya. Kaya lang yung time, ginamit sa iba. Facebook, Dota, di ba? Candy Crush. Di ba? Kung ano siyang ginagamit eh, nasayang yung oras. Hello? Yes! Pangalawang agenda. Kapatid, di ba nag-invite na kayo? Nakansyawan na kayo, di ba? Yes. Pinanggihan na kayo, di ba? Yes. Inasar na kayo, di ba? Yes. O kapatid, kasubuan na yan. Bakit kasubuan, sir?
Tignan mo to ha, pag ngayon ka pa nag-quit at ngayon ka pa bumigay, patay ka. Bakit? Asartalo ka. Yes! O, kita mo na, berikot-rikot ka pa, aalis ka rin pala. Yes! Diba? I tell you tonight, ladies and gentlemen, if you do this, you give 100%. Always give 100%. May nakalagay, based on science, ang water daw, para umabot ng boiling point, ang water, kailangan painitin mo siya ng 100 degrees. Yes or no? Yes. Hindi siya kukulong. Kukulong ba siya ng 98? No. 99? No. 99.5? No. 100, correct? Yes. Ladies and gentlemen, para kumulo ang tubig, kailangan 100 degrees. Ladies and gentlemen, ito lang din. Kung gusto mo mag-royal, bigay mo 100%. Yes! Hindi ka lalaki. Hindi ka lalaki ng pakpakpak. Sige, sige. Oo, tiyo. Oo, na. Oo, na. Hindi, bigay mo. Lagi siya, itodo mo na. Nandito ka din. Kung maganda, basa ka na, tumalog ka na. Ay, ayoko, malalig yung tubig. Wait, itulang mo na, ito na. No written goals and clear vision, ladies and gentlemen. Hindi alam kung anong gagawin. True story. In my former company, meron kami US trip, US travel. Between money and travel, I love to travel. Kung pagpipiliin ako pera tsaka travel, I would prefer travel. Siguro sabi ba, eh, ano ka ba, Mike? Pag may pera ka, pwede ka mag-travel. Eh, walang basta ganun trip. Gusto ko mag-travel eh. Just kidding, but I love to travel. So in my former company, meron kami trip to Hawaii. Before I got married, I promised my wife, my fiance, sabi ko, loves, pangako ko sa'yo, I will bring you to the States. Eh, hindi ko naman pangarap yun, hindi ko naman pinangarap makapunta ng Amerika. But I still want to bring you to the States, and that's a promise. So, in my former company, my first company, by the way, every year, US qualifier ako. Every year. Walang pantos yun. So, noong 2004, and backwards, parati akong US travel. Pag US travel naman, all expense paid, parang real, ganun din. Pati visa lang, okay. Ngayon, sinabi ko sa kanya 2004, kasi 2005, sa Las Vegas ang travel. Guess what? Nung kaya kasal na kami, hindi ko na-hit yung US travel. Alam mo, napaya ako. Sabi ko, hadap yun ah. Actually, hindi ko alam kung ano sasabihin sa asawa ko nun eh. Kasi sabi ko, sakto. Kasi ang US travel namin, every August, kinasal kami, June. Sinakto ko pa, June talaga. June bride, di ba? Tapos June bride, tapos syempre, konting hanin mo lang sa lokal, sa Pilipinas, Boracay or Palawan. Tapos, para August, Amerika naman, di ba? Parang bombacious. Eh, hindi ko na-hit. Patay. So, sabi ng wife ko, okay lang yan. Kahit saan, okay lang naman eh. So, nangyari, from US, ang travel na lang namin, Asia. So, we traveled Malaysia, Thailand, and Singapore. Ikot kami doon. 2 weeks kami. Kaya lang, 2005 wala, 2006 tinrabaho ko ulit. Hindi na, hindi kaya. 2007 wala, 2008 wala, 2009 wala. And from this then on, yung checking ko, bumabagsak. Bumabagsak, sabi ko, ano ba ito yung gagawin ko? So, napoprostrate na ako. And then something happened, ladies and gentlemen, I left the company, to join with my friend who opened a company, at simula kami. Then 2011, nagkaroon ng trip to Hawaii. 2010, in-announce pala. 2010, in-announce to Hawaii. Sabi ko, yes, ito na yun. Tatrabuhin ko talaga to. So, fast forward ako, tinrabaho na namin. Now, here's what happened. Nung tinatrabaho na namin, last 3 months na lang. 3 months to go. Kailangan kasi, ang sales namin, meron akong sales na 300,000 na lang, para mabilis. 300,000 sales per products in per month. Parang ganun, nag-gets nyo? Yes. So, sabi ko, paano kung hahatawin to? 3 months to go na lang at per month dapat. Alam mo, mangyari kapalit, punta kami ng probinsya. Dala kami ng maraming produkto. Pinapaikot namin mga around 50 to 70,000 pala per week.
ang dalang product. Punta kami doon sa province, home party kami, product presentation, bebenta. Probinsya, nakakarating ako ng Isabela, Tuligarao, Kalinga, Apayao. Yan, punta kami doon. Dala ko mga produkto, ha? Dala ko mga produkto. At yung mga produkto nila ko, magsasalita ako, product presentation, o walang RBP. Product lang. Ang product lang, nagpa-50. Explain ko yan. Pag-explain, bibili sila isang sabon. Patay-patay ko. Alam mo, gigil ako. Sige, sige, sige. Trabaho, trabaho. Di ba, 3 months to go? Oh, yung first month, nakuha ko. Yung second month, nakuha ko din. So, last month na lang. 1 month to go na lang. Tapos, 1 week to go. Bago mag-cut off, kulang pa ako ng 200,000. 1 week to go. Hindi na ako nakakatulog sa gabi. Kasi kumbaga, tinrabaho ko na siya ng isang taon eh. Ayoko naman na 1 week nila, sasabli pa ako. Yes or no? Yes! Yes, alam mo, sabi ng asawa ko, nakikita ng asawa ko, hindi ko ito napansin, pero sabi ng asawa ko, sabi niya, Labs, alam mo, okay lang kasi hindi mo na ma-hit yung US. Hindi ko naman pangarap talaga makapunta ng Amerika eh. Kasi naman makita kita ng ganyan, hindi nakakatulog. Worried ako sa'yo kasi mahal na mahal kita eh. Hindi, sinabi yung talaga yun. Kasama ko yun, siyempre, di ba? Pero alam mo, deep inside, sabi ko sa sarili ko, hindi pwede. Kailangan makuha ko to. Kahit sinabi ng asawa ko na huwag na, kailangan makuha ko to. You know why? Because I said to myself, pag hindi ko to na-hit, it will only mean one thing. I do not practice what I preach. Pangalawa, mga kaibigan, magiging ugali ko, magiging quitter. Kapag nahihirapan na ako, the easiest way out is to quit. Tapos na, wala na problema. I quit. Yung mga parang ibang tao na pag nahihirapan na, suicide na lang ako, tapos na. I have to face this. So sabi ko, hindi, Labs, tatrabuhin ko, tatrabuhin ko. You know what, sabi sa sobrang gusto ko talaga, guess what, di ba, 200,000? Sabi nga, di ba, when the Lord God bless you, He's not late, He's not early, always on time. Ang cut-off namin, 12 noon. 12 noon. Guess what? Yung 200,000, nabili siya 11 o'clock, 59 minutes, and 10 seconds. Nabili, sabi ko, nagbibili na, dumating na yung dami ko, bibili na, sabi ko, initignan ko pa eh. Ayaw kayo wala, baka nabilan eh. Kasi may mga order eh. May mga order na talaga. So, nag-home party kami, pagbili, siya naman ako pa talaga sa counter, inalisis ko pa. You know what happened? Na-hit namin. Nung na-hit ko, sabi ko, nung pagkabili niya, okay na, di ba? Pak, natatak na. Punta ako na siya. Now, what a great time to tell you, di ba? That was June, July, August, September. September, we went to the States. So, punta kami ng Hawaii pala, and it was really nice. Anong point ko, mga kaibigan? Pag gusto mo kasi, whatever happens, something will happen. Something will happen. It's what you call faith. Believing in something which you have not yet seen, but you know it will happen. Nagets nyo? Pero mga kaibigan, nung na-hit ko man iyon, hindi ako nakatunganga lang sa bahay. Nung na-hit ko siya, hindi ako natutulog sa bahay, tinatrabaho ko siya, na kahit minsan, kung ginagawa ko, para wala pa rin nangyayari. Pero may mangyayari. Nagets nyo? Yes. Na minsan parang, Roya, dadala ka ng tao. Grabe ba? Grabe. Start na tayo, start na tayo. Ano gawin natin? Wait na muna tayo, ha? Parang, ganun lang yun. Dala ka ng dala, daming tao dumarating, pero walang nag-join. Kaya ba naranasan niyo yun nung sisimula? Parang walang nangyayari? Yes! Parang punta ka dito, gabi-gabi. Lahat, nagpa-power, power ikaw naman. Wala nang power, wala pa akong damdal. Di ba? Pero alam niyo mga kaibigan, you just have to do your part. Something's gonna happen, something's gonna give. Nag-gets niyo? Yes! So again, look in your heart, when you go home tonight, ask yourself, bakit ko ba talaga ginagawa ito? Kung sa family mo, that's good. Pero dapat, iba kasi yung gusto sa gustong gusto. Yung talagang hindi ka mapayag na walang mangyari. Na hindi ka mapayag na bago matapos ang taon or by next year, dapat may kotse ka. Yes. Diba eh, kayo ko kotse. Bakit? Sayang gas. Sayang pera. Hindi sayang pera.
Di ba para sa iyo, this, tanong mo, do you deserve to have a car? Yes. Do you deserve to have a car? Yes. Ganun lang pala din, go for it. Because kung sinasabi mo hindi mo deserve yan, guess what, hindi mo makukuha yan. At ito pa, kung kotse lang, hindi mo kayang matanggap, paano pa kayong bahay? Okay, di ba? No written goals and clear vision. Ulitin ko, no clear vision. Question, no written goals. Tanong ko ngayon, ngayon nagro-royal kayo, ginagawa mo itong, what is something that you like to have? Tangible things. Anong gusto niyo? Ganito. Nagro-royal kayo ngayon, ano po ang gusto niyong makamit? Na something na pwedeng hawakan, like kotse, bahay, lupa. Ano yung mga gusto ninyo? Okay, tanong. Sino gusto kotse? Tasa kamay. Kotse. Sige. Kayo, ayaw ng kotse. Sige, gusto yung bus. Sabay. Tanong, sino gusto kotse? Tasa kamay. Kotse. Okay, good. Now, gusto yun ng kotse, di ba? Now, kung gusto yun ng kotse, anong klaseng kotse? Anong brand? GMC, Jaguar. Okay. Jaguar. 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 O, ano ba? Alam mo ba, una-una, alam niyo ba anong maganda sa Dubai? Ang mura ng kotse sa Dubai, walang tax. Walang tax. May nakita nga ako dyan eh, on the way here before, Lamborghini binibenta, second hand, slightly used, magkano, pera ng peso, 7 million pesos. Mura yun. Alam niyo ba kung magkano ang second hand na Lamborghini sa Pinas? Kapatid, 18 million. Hello? Tapos ang sarap dito bumili ng kotse kasi ang mura ng gas. Hindi, pwede ka na dito maligo ng gas eh. The best thing, mga kaibigan, is when you want to have a car, magpasama ka sa apply mo, punta kayo sa mga kasa ng mga kotse, papicture kayo with the car. Yung gusto mong kotse bilhin, ha? Di ba, dito may Ferrari. Correct? Tapos, kagabi, we had dinner with Miss Vilma, si Miss Vilma and Mr. Andy. We had dinner with their group also. Nakita ko yung kotse ni Miss Vilma, eh, GMC. Na, ano ba yun? Acadia. Acadia. Acadia, no? Kaya ako, mga kaibigan, I love USB. Ah, USB. SUV. Nakita ko, tapos nakasakay ako doon sa SUV nila, nakasakay din ako sa Ferrari ni Kuya Dan, and both are nice. Pero sa totoo lang, kung bago ka, gusto mo ng Ferrari, pero hindi ka lang pwede, kakasali mo lang, Ferrari ka agad ang goal mo. hindi pwede yun. Mag-start ka muna sa maliit, then going up. Yes. Yes or no? Yes. So, nagkakwentuhan kami nila Vilma, nila Andy kagabi, sabi na ang kinuha talaga nila, SUV muna, then kukuha sila ng informasyon sa pang-mas high-end naman na sasakyan din. Hindi ko kukuha, baka hindi mo nila yata sinasabi pa, no? But ang sa akin, mga kaibigan, ganito, you get a, mamili kayo ng car na gusto ninyo, punta kayo sa kasa, papicture kayo doon at ilagay mo sa dream board mo. Yes. At kailangan yung parati mo nakikita. Pero, hindi pwedeng nakikita, nakita mo. That doesn't work. Kailangan nakikita mo with passion. Yung tipo ba na pag nakikita mo siya, pinanggigilan mo talaga parang... Pinanggigil talaga. Ito ha, totoo to. Yung trip sa US, when I was first starting, yung unang trip ko sa America, year 2000 eh. Alam mo ba anong ginawa ko noon? Bumili ako ng world map. Sabi ng apply ko, Mike, di ba ginugol mo Amerika? Oo. Alam mo ba, Mike, hindi ka makakapunta ng Amerika. Bakit? Wala ka pang passport eh. Hindi, apply, tinatrabaho ko naman yung mga requirements, yung maintenance ko, sa network, everything. Kahit na, pero kailangan mo pa rin passport. First step, so nagpagawa ko ng passport. Alam mo, mga kaibigan, bumili ako ng world map. Kasi yung first trip ko sa America, New York, bumili ako ng world map, nilagay ko sa sahig. Kristiyano ako eh. Tinapaka ko yung world map. Yung mismo sa Amerika,
yung mapa ng Amerika, tinapangan ko. Tumatanong ako yan. Yes, Lord, I pray. Pupunta ako ng Amerika. Nasa Amerika ako. New York, this year, Amerika. Yes, Lord, yes, Lord. Kiniklaim ko talaga. With passion. At mag-isa lang ikaw dapat sa kwarto. Subukan mong gawin yan sa sala. Subukan mong gawin yan sa sala. Labot ka. Tama? So, mga kaibigan, ginawa ko yung mga kaibigan, ginawa ko, and you have to claim it, yung kotse na gusto ninyo, i-claim nyo yan talaga, tapos, yung talagang, i-imagine mo siya gabi-gabi, nakasakay ka sa kotse mo, nakasakay ka sa Range Rover mo, sa Porsche mo, sa SUV mo, kung ano mong kotse yan. At kailangan ma-imagine mo, kasi kung hindi mo kaya imagine, it will not materialize. Yung di mo pag in-imagine mo, kinikilabutan ka, naramdaman nyo yung, naramdaman nyo yung ganong imagination? Yes. Ganun. Dapat ganun, kapatid. Clear vision. When you talk about clear vision, ladies and gentlemen, narinig nyo na yung kwento na yung may mga aso naghahap. May ganito. May isang pusa. Vision. Mga kaibigan, nago ng isang aso. Hinahabol ng dog, okay? Pero itong dog, mga kaibigan, nung hinahabol niya yung pusa, guess what? Guess what, ha? Nung tumatagpo sila sa kalsada, nung may nakita ibang dog, gumaya yung mga aso. Nagtakbuhan din. Itong mga dog, ginaya din. Nagtakbuhan din sila. So, ang dami na nila. Takbo itong mga dog. Habang tumatagal, mga kaibigan, habol ng habol, unti-unti, habang tumatagal, yung mga ibang dog, nawawala na. Nawawala unti-unti, nababawasan, hanggang siya na lang ulit. You know why? Kasi yung mga dog sa likod, ang nakikita nila yung puwet nito na sa unahan. Ito to. Ito, nakikita nila yung puwet nito sa unahan. Hindi nila makita yung pusa na goal. You understand? Yes. As uplines, it is our job to make sure na yung mga downlines natin sa ilalim, sa baba, nakikita yung clear vision ng grupo ninyo. Leaders, listen. You have a group, a big group. It doesn't matter what kind of group or what's the name of the group. Basta, may grupo ka. Mga kaibigan, sometimes, once in a while, mag-organize ka na isang event para ipakita mo sa mga down the line how big is your group. For them to be proud, wow, this is our group. Yes, I want to have this group also. You know bakit ko sinasabi ito sa iyo? Kasi ginawa ko yan before. Before, I was invited in the Visayas and Mindanao to speak in front of other group. So ako naman, first time ko makapunta ng makasakay ng aeroplano, 1997, January, punta ako ng Davao. Pagpunta ko ng Davao, kasi nakabase ako sa head office eh. Sa head office, iba't ibang grupo, syempre, di ba? So pagpunta ko sa Davao, isang grupo lang yun. At ang laki ng mga ako, grabe. Downline mo lang ito lahat. Oh, power ka, kaya pala laki ng cheque mo. Hindi na totoo, nagulat ako eh. Pag-uwi ko sa Pinas, nangarap ako, gusto ko maging ganun din grupo ko. Kasi nakita ko eh. Kinrabaho ko. Tapos the following month, na-invite din ako sa Cebu. Pagpunta ko sa Cebu, nakita ko naman na organize isang buong gymnasium, ha? Isang grupo lang yun. At lahat yung active. Walang first-timer. Nag-seasel sila. Ako, power group mo lang to. Oo. Eh, may nakagaling din ako last month sa Davao eh. Eh, downline ko din yun. Power ka! Sabi ko, talaga? Alam mo, nangarap ako eh. Kaya nga kayo, after that, pagdating ko ng Manila, ibang-iba ako. Kasi bakit? Nakita ko eh. Klaro sa akin kung anong gusto ko. At klaro sa akin kung anong gagawin ko na. Kasi nakita ko na. Eh, tinrabaho ko yun. Hanggang sa unti-unti, mga kaibigan, ito ginagawa ko. Pag pupunta kami ng restaurant, ang ginagawa ko nun, meron kami tambahin na restaurant nun. McDonald's. Doon sa may San Juan. Doon sa McDonald's na yun, manit pa lang grupo ko nun, parang tayo pa lang. Hindi, okay, totoo. Kami pa lang, di ba? Pero doon kami karate. Sabi ko sa mga downlines ko, downlines, kailangan pagkatapos ng RBP, punta tayo dito tayo mag-mount. Tapos apply, tapos, pangarap natin, in 2 months time, mapupuno natin lahat ng mesa grupo lang natin.
So nagkaroon kami ng gauge, standard. Nagets nyo? That in less than 2 months, napuno namin yun. Kumakain kami lahat, ha? Puro dawalin ko lang. Sabi ko, yes, ang dami ko ng dawalin. Sabi sa mga store manager ng McDo, yes, ang dami kong order. McDonald's ngayon, yung McDonald's, nagsisisil na kami sa McDo, parang ganito, itong malita kwartong to, puro downlines ko na lang yan. Hanggang sa tumagal, yung buong seminar room sa office, downlines ko na lang. Yung office namin, may tatlong seminar room. Sa fourth floor, dalawa. Sa fourth, sa third floor, dalawa. Sa second floor, isa. So, tatlo. Eh, nagkato, nung panahon na yun, I have 3 lines. Alam mo, nagpasisil ako, training ako. Lahat ng seminar room, tatlo. Lahat yun, downline ko, puno. Alam mo, nabaliw din yung speaker ko eh. Kasi bakit? Kasi tatlong seminar room, A, B, tsaka C. Yung speaker ko sa A, after nyo dito, gusto talaga siya sa B. After nyo sa B, gusto talaga siya sa C. So, I have 3 sets of speakers which will talk 3 times. Ito yung first line ko, second line ko, third line ko, lahat sila. So lumalabas, yung buong office, downline ko na. Eh, ano yung nangyari? Do you think yung mga leaders ko dito nabaliw? Yes. Yes or no? Yes. Na-excite. Next, actually, hindi nga sila na-excite sa speaker eh. Na-excite sila, saan nangyayari? Grabe, laki ng grupo ni upline. Ako naman, grabe, laki talaga ng grupo ko. And ito nga yung nangyari, nangarap din sila. Etong leader na ito nangarap, siya rin pupunoy niya rito ang dalawa naman. Etong nangarap lang, pupunoy niya naman lahat. So, to cut the story short, lahat sila nangarap ng malaki. Guess what happened? In less than a year, direct namin yung OB Montessori sa Pilipinas, sa Manila, na gymnasium. OB Montessori, seating capacity, 1,000 people. Pero, nagbenta ko ng ticket, 1,512 pieces na nabenta ko. Standing room. Downlines ko lang. Now, but here's the point. Saan nagsimula? Nagsimula yun kasi nakita ko na gusto ko maging ganyan. It was very clear to me. Well, of course, sir, ano ko nalaman ng connection sa pangarap? Mga kaibigan, tandaan nyo ito. Nasa network marketing ka. Kung gusto mo malaking income, kailangan malaking grupo mo. Yes. Parang ganito yan. Para maintindihan nyo palalo. Para mas mag-gets ninyo. In business, naniniwala ba kayo na sa negosyo kayo? Yes! Okay, so clear tayo, negosyo to ah. In any business, gusto niyo profit. Oh, sorry, profit. Oh, yan, di ba? AED yan, profit. In any business, gusto natin profit. The bigger the business, the bigger the profit. The smaller the business, the smaller the profit. Eh, ang business natin, mga kaibigan, is network. Gusto mo lumaki yung business mo, palaki mo network mo. Hello? Yes! Tanong, paano lalaki network mo? Paano lalaki network natin? I'm sorry right now, tonight ah. I'm using the word ikaw, mo, you. Okay? Because this is offloaded. Hello? Yes! Very good. Now, paano lalaki yung network kung tayo mismo, maliit lang ang gusto natin? Di, applying, sir. Okay na ako sa 10,000 dirhams. A month. Okay. Dito, okay. Eh, ayaw ng grupo mo. Gusto niya mas malaki pa. Paano sila lalaki? Kung yan ang gusto mo. Hello? Yes. Are we clear? Yes. So it has to be clear to all of you. What do you want? Visualize. Isulat mo yan. Iparating mo na ikita. Pagigilan mo talaga. I'm very fortunate to have an upline who's very good and very tenacious. His name is Joe Luis Nolasso. Kilala niyo siya? Yes! Sir, upline mo siya? Well, hindi naman technically. In principle, para ko siyang upline because I follow him. He teaches me. When I first joined Royal, when I entered Royal, I told him, sabi ko, press, if I'm going to join Royal, I have one request. Ano yan, Mike? Will you teach me how to do business in Royal? Yeah, sure, Mike. And I promise you, Press, I'll be a good student. I will listen to you. Kahit na mas matanda ako sa'yo, I will listen to you. Kasi mas matagal ka na sa binary kaysa sa akin. At mas matagal ka na sa Royal. Ako matagal ako sa industriya pero hindi sa Royal. So I will listen to you.
Yes. So dahil yung dosa niya. He teaches me everything I know about the binary and about royal. It is very clear. Alam mo mga kaibigan, mabuti nga eh, si Press, ang standard niya, tinaasan niya. Uplines, leaders, listen. Your standard should be very, very high. We have to change the standard. Hindi pwedeng average lang tayo. Because kung average lang tayo, then all of our downlines will be average. Set the standards high so that they will go higher also. Hello? Yes. Sabi mo sa kanila mo, step up your standards. Step up your standards. Sa kanila, don't be average. Don't be average. Lack of focus and commitment. Mga kaibigan, yung focus na yan, ito parating na rin yung focus, di ba? Sa mga kalalakihan, would you agree na pag ikaw marami kang girlfriend, ang hirap mag-focus? Yes! Ha? Wala sumasagot, no? Sabi, hindi ako makarelate. Parang ganito, example lang mo ito, ah. Networker ako, may Avon ako, may Tupperware ako, may Manulife ako, may new skin ako, may new sana ako, mayroon pa akong Royal. Sa tiyo, paano ko ahataw? May kasabihan kasi mga kaibigan na, ano? Jack of all trades, master of none. You have to have a specialty. It's what you call a niche. N-I-C-H-E, a niche. Sa ano yung ibig mong sabihin? Parang ganito, like example lang po, mga doktor, MD. Ang MD, mga kaibigan, ito, parang general siya. General doctor, general practitioner. Kahit ano, pwede siya. Yes or no? Yes. Pero pansinin mo, ang talagang mayayaman ng mga doktor, yung may specialty. Yes or no? Yes. Ang mas mayaman pa, yung may subspecialty. Correct ba ako? Correct. So, dapat ikaw, mga kaibigan, kailangan mag-focus sa isa lang. Huwag eh, hindi. Marami dapat, sir. Para pag ayaw niya ng new skin, pwede siya mag-tupperware. Kung ayaw niya tupperware, pwede siya insurance. Hindi, may mga ganun kasi, but trust me, it doesn't work. Yes. Tell me a person who becomes successful na marami hawak. Wala! Hindi, sir. Bakit may kaibigan ako, dami negosyo? Ulitin ko, ha. Yung kaibigan mo marami negosyo, hindi siya humahawak nun. Meron siyang mga taong binabayaran, mga presidente, mga CEO na nag-aasikaso nun. Eto mga kaibigan, ikaw nag-aasikaso nito eh. Nag-gets nyo? Imagine mo may kausap ba, alam mo, ma'am, hataw tayo, okay to, okay tong tupperware, tapos deep inside, parang ganito sa makeup pa. Alam mo, maganda rin pong Avon. Nag-gets nyo? Tingnan nyo ha. Kunwari, eto, magnifying glass. Hindi ito lollipop, magnifying glass. Use your divine imagination. Magnifying glass yan. Itong magnifying glass, mga kaibigan, may araw. Di ba, pag tinapag din sa araw, di ba, ito, mga kaibigan, eh, iinit yung sinofocus niya. Pag naglagay ako dito ng tissue, nag-focus dito, finocus ko sa tissue. Tanong, masusunog ba yung tissue? Yes. Masusunog yan? Yes. Siguro in less than 5 minutes, sunog yan eh, di ba? Yes. Okay, good. Now, here's what's going to happen. What if yung magnifying glass, ang gawin ko dyan is every minute, tinatanggal ko sa ginagano ko. Masusunog yan, hindi? Yes. After 1 hour? 1 day? 2 days? 3 days? 1 week? You see? Pag naka-focus ka, in 5 minutes, sunog agad yan. Pero, kahit kung hindi ka naka-focus, pag galaw-galaw ka, kapatid, 1 week na, wala pa rin nangyayari. Same thing sa network mo. 1 year ka na, hindi pa lumalaki grupo mo. Kasi bakit? Pupunta ngayon. Kasi may bisita. O bakit? Pag walang bisita, oh, walang bisita, pahinga tayo. Oh, may darating pa Manila, balik tayo. See? Dawa, gawin mo araw-araw to. Gabi-gabi mo. Pupukin mo talaga.
Sir, kasi pagpunta man ako sa office, konti lang tao. Eh, no, ngayon. Konti nga tao, lahat ngayon, downline mo. Marami ng tao, wala kang downline. See, it doesn't matter kasi kung marami o konti. Ang importante, may downline ka doon. At downline mo yun. Ako gusto ko nga eh, walang tao eh. Pag ganyan network ako, gusto ko walang tao. Alam niyo bakit? Pag napuno yan, akin lahat yan. Isipin mo ganito gabi-gabi. Ngayon, bago ka, paano ka magdadala? Look at outside, tingnan niyo sa labas. Puno ba tayo? Yes. O imagine mo may first timer ka. At ngayon ka lang dumating. Paano may upo dyan? Pumasok ka dyan. Diba? Nag-gets nyo? Yes! So, very important mga kaibigan, you focus. I'm not asking you to resign. Please do not resign sa work nyo. Please ha? Please do not resign. Okay? Sabi na. Saka weekend pa, diba? Hindi. But ang sa akin, ito siya sa akin, gusto ko mag-gets ninyo. If you're doing Royal, focus on Royal. Pag if it's time to work on your job, you focus on the job. But after your job, you focus on Royal. Bakit pinagsabay yung focus siya pa-commitment? Anong commitment niya, mga kaibigan? Pag sinabing commitment, ito lang yun. Do Royal, whatever it takes. Yes. Do not do Royal kasi do not be just part of Royal. What is convenient for you? Sir, ano ibig mong sabihin? Gagawin mo lang yung Royal kung kailan ka komportable. Kung hindi ka tinatamad, pag okay ka, tsaka ka pupunta. Pag tayo pag hindi ko feel it. Hindi. Hello? Yes. I've been talking for the past 4 nights eh. Tama mo ba ako? Yes. Okay. Ito, totoo. Kukuhin pa ko sa inyo. Pero, basta paralam nyo lang. October lang yan? Dumating ako 14 yan. Ah, dumating ako 14 eh, di ba? So, dumating ako October 14. Prior to this week, itong 14 to 7, 14, 15, 16, 18. Oo. Oh, salta ako 14 to 18, di ba, training ko. Prior to that, since October 3, may lagnat po ako na maga yung throat ko. Bakit na maga? Bakit bagay na maga? kasi nagsalita ako sa province. So, mga 2-3 hours ako nagsalita. Nagkataon, di ko nauwaw ako, napainom ako, malamig na tubig. Eh pagod, namaga. So nilalagnat ako niyan. Ubo ako ng ubo. Ang ubo ko para sa ito. Ganun ubo yun. Kaya 1 week ako hindi nagsalita prior to this week. Anyway, pag the story short, I'm not yet okay. Okay? Di pa ako okay. Okay? since Monday, pagpupunta ako nandito ako, hindi ako lumalabas ng hotel. Nasa hotel room lang ako the whole day. Hindi rin ako kumakain sa labas. Kahapon lang kasi I met one of my friends, no? But the whole time, nasa hotel room lang ako, nandoon lang ako. Tapos, pag natutulog ako, nakapajama ako, nakamedias ako, nakasweater ako, nakat-t-shirt ako, at nakatalubong ako ng kubon at patay ang aircon. At giniginaw pa rin ako. Honest yun. So, pag tumatawag asawa ko, oh, kamusta ka dyan, love? Ay, okay dito lang. Ang sarap ng pagkain, ang sarap ng weather. Okay dito lang. Hindi ko sasabi meron akong hindi ako okay. Kasi mag-worry siya eh. Diba? Kanina pumasok yung roommate sa kwarto ko. Nagulat siya. Tawa-tawa siya eh. Kasi nakita yung mga... marami akong dalang products kasi sa room ko, sa table ko. Alam mo sabi niya, sir, you have many medicine. Are you sick? Laklak ako, Royal C, ganyan-ganyan. So, kagabi lumabas ko kami with some distributors sa Vilma. They offered me red wine. And sabi ko, yes, yes, red wine. Kasi pampainit ng katawan. And thank you din po sa kasama ko kagabi kasi ang sarap ng tulog ko. Now, here's the thing. Ang point ganito. When you talk about commitment, hindi importante what you feel. Hindi importante kung nasaan ka, kung anong ginagawa mo. When you talk about commitment, pag may usapan ko, ituloy mo yan. Yes. Diba? Kasi alam mo bakit? Remember this, ang tawag dyan, palabra de honor. May usapan tayo eh. So gawin mo yan, regardless what you feel. My staff and my managers, my training managers, a lot of times, when they talk, they are sick. A lot of times. I have one training manager, his name is Benedict Agabao, product training specialist natin yun. You know what happened? Siya nag-drive going to Baguio.
While he was driving, nahihilo na pala siya. Nagbabertigo siya. Sumusuka. Sumusuka siya the whole day. And guess what? That night, training pa rin siya. Now, kapatid ha, hindi man ako sadista eh. Hindi pa lang, training ka pa lang, anong pakilang po? Hindi ganun. Sabi ko, if you need to rest, you just rest. I-reschedule lang natin the following week. Listen, okay lang to sir, kasi mga distributor mag-aantay, kawawa naman sir. You see? I have one training manager, mga kaibigan, from Cagayan de Oro, na food poisoning, nasusuka-suka ba? From Cagayan de Oro, he traveled all the way to Davao. Bakit? Kasi may training din sa Davao. Tuloy pa rin siya. And from Davao, nag-land trip sila, going to General Santos, tuloy pa rin siya. Pag-uwi niya, tatlong araw siya absent. Pero ginawa niya yung trabaho niya. Now, ginawa ba niya kasi trabaho? Hindi, ginawa niya kasi may commitment siya. Hello? Yes. So kahit ano man mangyari mga kami, ang tawag kasi dyan ganito, kailangan dumating ka sa punto na pag ikaw may usapan kayo ng downline mo, umulat mo magdadarating ka. Yes. Hindi yung pag, don't worry, downline, I will come. Nagot, pare, kasi apply, nag-commit, baka may, hindi totoo yun na. Alam mo, mahirap yun. Yes. I had an experience before with some distributors, before ha, pag nag-iyan si apply, lalong kinakabahan. Kasi, totoo ba talagang pumunta yun? Baka di pumunta si apply kasi nag-yes eh. Mas maganda nga mag-no na lang siya para sigurado wala na eh. Hindi na totoo. Alam mo, alam nyo, alam po natin ang pakiramdam pag tayo nai-Indian, correct? Yes. So alam nyo rin ang pakiramdam ni downline pag i-Indian natin si downline. Yes. Hello? Yes. Ito ang nangyayari. This is a sign. Ito si strong leg. Ito si super strong leg. Ito si strong, saka si super strong. Nag-commit siya dito sa grupo niya, darating siya. And then last minute, si strong leg, kailangan ng tulong. Ang ginawa ni upline, kinancel to, tumuloy dito. Anak sa'yo ginagawa niyan. Anak sa'yo may gumawa niyan. But I'm saying, this is theoretically, sometimes this happens. Yes. Please don't do that. Hello? Yes. You know why? Bakit ko sinasabi to? Because this happened to me. This was me. This was my upline before. Nag-commit sa akin. Sabi niya sa akin, tuloy tayo Mike, 5 PM. Ano mo sabi ko sa kanya? Upline. Here's what happened ha. Usapan namin 5 PM. Susunduin ko siya. Tumawag siya sa akin. 1 PM. Sabi niya, cancel daw kami. Sabi ko, bakit? Eh kasi Mike, yung schedule ko na 10 AM dito, na-risked ng 5 PM. So, sabi ko, hindi ko problema yan, upline. Eh, nag-commit ka sa akin ng 5, kaya nasin siya una ko ino-on. O, ino-on mo siya ng 10. Hindi mo siya ino-on ng 5. Yes. Diba? Hindi. Ano, bahala na. Sila ko sa akin, bahala na. Ginanon ako, bahala na. Ah, ganun. O, di sige. Pumunta ako sa office, nakita kami doon. Binededma ako. Hindi ako pinapansin. At yung masakit, nag-a-RBB sa harapan ko. Dito sa grupo niya. You know what I did? I quit. Sabi ko, nung dati mo, kinausap mo ako, sabi ko, isa lang sinabi ko, isa lang hiniling ko sa'yo. Ang hiniling ko sa'yo, simple lang. Ang hiniling ko sa'yo, pag ako humingi ng tulong sa'yo, pagdating sa products, sa kamag-anak ko, ikaw ang nalapitan ko. Sinabi mo sa akin, yes. 2 years ago, you said yes to me. Kaya ako sumama sa'yo. Ngayon, after 2 years, for the past 2 years, I was a good downline. I was never your headache. And I do everything you said. Kahit inawan mo yung downline ko, kinampihan kita. Ngayon, humiling ako sa'yo ng isang product presentation na kasi kamag-anak na asawa ko yun. Hindi ko kaya mag-product presentation dun. Kasi too much familiarity. Tapos tinanggihan mo ko after 2 years na wala akong hiniling sa'yo. Tinabla mo ako dito. Hindi ka nga sigurado kung mag-a-active pa to. Ako active na active. No, after that, ha, lahat ng schedule ko for the rest of the year, kinancel ko na. Hindi na ako nagpapakita masyado sa office. I quit. I stop. Because ang point ko, anong klase ng upline? Kung nagawa mo sa akin yan, kaya mo gawin sa ibang tao yan. Yes. Yes or no? Yes. Kaya sa akin mga kaibigan, I can tell you straight from my own personal experience, please don't do that to your downlines.
Kasi your people have emotions, tao din yan. And guess what? Etong strong, na akong super strong niya, nangyari, yung strong na lang. Kasi namatay eh. O, ito na lang yung super strong niya. Correct? Yes. Eh, ano mukhang harap niya ngayon? Oh. What seems to be... What seems to be super strong before is now strong. It wants to be, seems to be strong, naging super strong. Pero ito nakakatawa eh. Hindi pala sa yung super strong, kaya siya naging super strong kasi sobrang laki. Hindi. Ganun pa rin ang laki. Naging lumit lang talaga to. Hindi pala sa laki siya super strong kasi super laki. Hindi naman siya super laki. Ganun pa rin ang laki. Hindi naman siya gumanon. Ganun pa din. Nagkataon lang na itong dating ganito, gumanon na lang. Hello? Yes! I'm telling you this based on my personal experience. Hello? Yes. So are we clear? Yes. Mga kaibigan, simple lang naman eh. Ah, sir, ano ba gawin namin? Dapat focus kami kay super strong? No. What I'm saying is this. Treat everyone equal. Yes. Treat everyone equal. Pangalawa, mga kaibigan, tanda mo, nung nagsimula yan, banding-banding kayo eh. Nung malaki na, bahala ka na. Eh, di ba, sir, kailangan leverage? No, na, leverage. Teach them to become independent, but never alone. Yes. Buhay pa ba parents natin? Some of you, buhay pa ba yung parents natin? Yes. Okay, are you guys, would you guys agree that we are now independent from our parents? Yes. But do you also agree sometimes we ask their advice? Yes. See, we are independent, but we're not alone. Yes. So yung magulang natin, independent ka sa atin. Pero hindi nila tayo pinabayaan. Ganun din ang network. Okay naman kayo. Yes. So, you understand this? Yes. So, ang pinaka-importante ngayon mga kaibigan is treat everyone equal. So, sabi mo sa katabi mo, dapat pantay-pantay. Mga kaibigan, number four, poor attitude. Poor attitude. Sir, ano ba yung poor attitude? Poor attitude na yan. Ganito siya. Ito yung sabi ng poor attitude. Nagkaroon na po ba kayo ng kasambahay? Yes. Okay, good. Minsan ba nagkaroon kayo ng kasambahay na pag tinutukusan mo kung magtrabaho parang waso-waso? Yes. Ay, sorry. Waso-waso. Ano yung waso? Ano waso-waso? Bara-bara? Yes or no? Yes. Di ba may mga taong na pag tinutukusan mo, basta ka matapos, okay na? Yes. Yung tipo ba na, kuya, ate, palinis naman yung mesa. So, ang gagawin niya, unas. Okay na. Di ba nakakainis yung ganun? Yes. I even have a friend na foreigner to eh. So, I went to their place one time. So, nung pumunta ako sa place niya, meron siyang mga Taiwanese to eh. Actually, she's a isa Canadian. Pumunta kami ako doon sa bahay niya, tapos meron siya kasambahay doon. Ang kasambahay niya, foreigner, hindi Filipino. Foreigner, ibang, actually, Taiwanese pala yung, ano niya, yung kasambahay na may edad na. Tapos sabi niya doon sa babae, habang kumakain kami, sabi niya, nung iinom na siya, kukuha siya ng tubig, nasa mesa kami ha, sabi niya doon sa helper niya, helper, my glass, I think it's dirty. Tapos pumunta yung helper. If I tell you my glass is dirty, what will you do? Change. Ha? Punasan, di ba? Ito yun ang ginawa ng helper. Kinuha niya. Okay? Ganun ang ginawa. Ulitin ko ha. Hindi niya pinunasan sa kusina, hindi niya hinugasan o pinalitan, kinuha yung baso. Okay? Okay. Kasi yung Canadian kong friend, parang okay ka lang. You see, the attitude, pwede na yan. Okay na yan. May downline ka. May downline tayo. Oh, hindi ka ng RBP ha. Kopya ka. Pwede ka mga mamaya. Doon ka sa labas. Facebook, chikahan, kwento-kwento. Pag tapos po,
Power, Pak? Gua power? Gua dua power. Attitude is equals to action. Action is equals to perform. Months, hindi maksa, performance. And performance leads to results. Now, let us learn to backtrack. If you do not like the your result, then look at what you're doing. Yung performance mo, maayos ba? At dahil hindi maganda performance mo, kasi bakit? Hindi mo tinatrabaho eh. Pangat attitude mo eh. Tamad eh. Alam mo, sometimes in network marketing or in business, kung mapansin ninyo, pag negosyante ka, it pays well kapag ikaw OC. Oo. Obsessive compulsive. I have a friend who was a former employee of Mr. Cuyuto. Sabi niya sa akin si Chairman Cuyuto, itong negosyante. Hindi. Ibang negosyante na lang. Okay? Negosyante. There's one businessman na sobrang successful. Sobrang a multi billionaire. Okay? Itong billionaire daw, no, napaka-linis, napaka-metikuloso. Sir, gano'ng kamitikuloso? Doon daw sa kanyang opisina, kailangan dapat walang dumi. Lahat daw ng gwardiya dapat straight ang katawan. At maayos ang itsura. Pati mga sekretary, mga staff, kailangan maayos din, magaganda. Walang pangit. Tapos ito mo mas matindi. Doon daw sa garahe, dapat yung damo, yung Bermuda grass, kailangan daw nakatrim parati. Tapos dapat daw walang nakakalat sa kalsada doon sa harapan ng kanilang opisina. Ganun ka meticuloso. Tapos sa sobrang meticuloso niya, pati sa negosyo, ganun din siya. You know what happened? Because sobrang siyang perfectionist or meticulous, to the point, everything is doing well. In network marketing, dapat ganun ka din. Okay ba yung downline ko? Marunong ba mag-arbitrary downline ko? Independent ba yung downline ko? Kaya ba magsalita ng downline ko? Kaya ba mag-product presentation ng downline ko? Kaya ba mag-RVP? Kasi masakit nito, yung downline mo, RVP lang, hindi mo mag-product. Downline mo, RVP lang, hindi mo mag-RVP. RVP lang, hindi mo mag-product. Or product lang magaling, hindi mo mag-RVP. Now, as an upline, it is very important na dapat lahat marunong. Because paano ka makaka-leverage kung isa na alam niya? Hindi sir, kasi magaling ako dito sa product. Ay sir, magaling kasi ako sa demo. Ay sir, magaling kasi ako sa RVP. Correct! Yan ang forte mo. Pero dapat alam mo lahat. Para ako, mga kaibigan, I can do trainings, I can do product presentation, I can do RVP. Pero, ang forte ko, motivation. Meron akong training manager. Magaling siya sa skills. Magaling din siya mag-product. Magaling din siya mag-RVP. Magaling din siya mag-RDO. Pero ang forte niya, product presentation. Yan ang forte niya. Hello? Yes. We keep telling to our people, have a good learning attitude! Tapos, hindi, offline, ano lang ako, dito lang ako, ano lang. Pero tayo wala, di palang GLA. Hello? Yes. Again? I'm sorry. Okay lang kayo. Style, ha? Okay lang ba kayo? Yes! Okay na? Did you na-offend ba kayo? No! Na-hurt ba kayo? No! Okay, good. Kasi pag na-hurt ka, the truth hurts, no? But again, attitude. Clear? Yes! Not really serious and interested in learning how to do the system of MLM properly. Mga kaibigan, understand this. You have to understand this. Pag nagpa-picture tayo, anong posing natin? Power! Di ba? Yes or no? Yes! Yes. Pag may nagpa-picture na royalista at hindi nagpa-power, naku, kapag hindi pa royalista yun. Correct. Yung parang, ganun ka! Ganun! You have to understand, we have our own spirit and culture. We have our own culture. So, tandaan nyo, dapat kasi ganun ka eh. Pag nagtrabaho ka dati sa Jollibee, at umalis ka na ng Jollibee at pumasok ka ng McDonald's, dapat ang ugali mo, McDonald's, na hindi na pwede Jollibee.
Yes or no? Yes. Sa Metrobank, ang nakalagay is you're in good hands with Metrobank. Yes or no? Yes. At pag pumasok ka sa BDO, hindi ka pwede you're in good hands with BDO. Hindi pwede yun. Paktay ka. Diba? In BDO, we find ways. Correct? Yes. So, dapat ganun. Kailangan baguhin mo. You have to adapt to the culture. Now, you have to understand this. The way you do things tonight, the way you do things with your organization, is it proper? Does it match the culture of Royal? Is it network marketing ba? Kasi, ito, para mag-gets nyo, ha? As a Chinese, may lahi kami Chinese kasi, actually, nakakatawa nga eh. I'm already on only 1/4 Chinese. Tapos, Filipino, 3/4 ako. Paano nangyari yun, sir? Alam niyo ba yung gano'n? Hindi. Kasi ganito yan. Yung granddad ko, 100%. Yung lola ko, grandmother ko, 100% Filipina. Chinese, Filipina. So, yung lumabas si Papa, 50-50. Yes. And nag-asawa si Papa, ng mama ko na 100% Filipina. So, nung lumabas, meron silang gwapong anak. Yung kami po lalaki. Si Mike. So, therefore, 25% na lang ako, Chinese, tapos 75% Filipino. Ganon. So, kung isipin mo, majority Filipino ako, correct? Yes. Kaya lang, I grew up in a Chinese culture. Kasi, nakatira po ako, tumira kami. Kasi, usually kasi, pag yung mga unang panahon kasi, very clannish ang mga Chinese family. Etong si grandma, si granddad, ang anak nila, kasama si papa, konti lang sila, 11. Lahat yan, magkasama lahat sa isang bahay. Tapos, yung mga ibang nag-asawa, which is my dad, yung panganay, nung nawala si granddad, siya na tumayo pa na yung pamilya, diyan kami tumira. Eh lahat, puro mga Chinese ugali. So, I came from a very Chinese family. Very conservative. Napansin niyo naman. So, I came from a very Chinese family. Honestly, we are very conservative. Honestly, very conservative. Kaya bira ka makakita ng Chinese na network. Kasi we do not like the culture of pinapakita yung cheque, magkano income. Kaya doon makita mo, pag mga Chinese, punta ka doon sa mga Chinese community, naka-shorts lang, naka-chinelas lang, t-shirt, commercial t-shirt, pero millionaire yun. Yes. Diba? Yes. May in-laws. May mga kaibigan ako, kapatid, may mga kaibigan ako ha, may-ari ng mall, may hotel, may mga negosyo, may mga memorial plan, may cementerio. So, imagine mo kung gano'ng kalaki lupa niya. Multi-big. Yun yan. Pero kung nakita mo, lalakas sa Divisoria, naka-chinelas lang, naka-polo, walang bodyguard. Pero super, super, super big. So, ang point ko? Napagrabe, doon ang kinalakihan ko. Kung bumasok ako sa network marketing, haba, bonggang-bongga. Iba, naka-alahas, di ba? Pag naglalakad, yung pintas, gano'n yun. Pero, mga kaibigan, pinapakita yung cheque. Why? I have to adapt to that culture. Isipin mo, pumasok ako ng network, pumasok ka ng Royal, inadapt ko yung kultura ng Chinese. Punta ako dito, Vice President. Naka-maong, naka-chinelas, naka-t-shirt. Waka nga! Hento, rena! Kamalitay, maya! Hindi ugma, di ba? Hello? Yes. So, ibig sabihin nga yun. Ibig sabihin nga, I have to adapt sa system ni Royal. Eh sir, nahirapan kami mag-adapt? Sa simula, how long did it take? Less than a month. But ang bilis, simple lang, because I decided to adjust. Yes. It is a matter of making a decision. Hello? Yes. Now, sa Pinas, puso-puso, teleserye. Dito meron din ba? Yes. Anong oras ng teleserye dito? Yes. Sa internet lang, online. It's good.
Now, ito nangyari. Marami sa Pinas, mahilig sa teleserye. We told them, yung teleserye mo, hindi na pwede. Mag-royal ka sa gabi. Eh, sir, paano yun? Manood ka lang sa internet sa gabing-gabi. Yeah. Kaya tuwing Sabado, tuwing Linggo, isa pasada. Yes or no? Yes. Yes. Ang tao doon, mga kaibigan, tsaka na muna yung sarap. Trabaho muna. Hello? Yes. Adapt to the system. Pwede ba yon? Yes. Adapt to the system. Marami ka dapat nakikipag-usap. Eh, sir, paano sa plado ko? Then you have to change. Yung mga hindi mo kinakausap, kailangan kausapin mo na. Yung mga kaaway mo, kailangan batiin mo na. Wala kang choice. Kung hindi ka pala kaibigan, makipagkaibigan ka na. Kung masungit ka, dapat maging palangiti ka na. Tama. Nag-gets nyo? Yes. Kung ikaw pinanganak ka na kasi mangot, smile! Smile! Smile na yan! Wala kang choice. Wala kang choice. One thing that I adopted in network marketing when I was starting is to always smile. For me, Mike, yes. Smile agad ako, yes. Tutulo ako, Mike, yes. Kailangan. Kasi kasama yun sa trabaho eh. Hello? Yes. Kasama yun sa trabaho eh. You have to change and adapt to the system. You know, as human beings, it's easy for us to adapt. We're not animals. Animals, they cannot adapt. They cannot adjust. A penguin. You bring the penguin to the Philippines, the penguin dies. Mainit, correct? Yes. Now, askal. Askal, dali mo sa Arctic Ocean, patay din yun. They will not adjust. They cannot. Ang tao, human beings, you bring them to Africa, you bring them anywhere hot, they will live. You bring them to Arctic Ocean, Antarctic Ocean, they will still live because they can adjust. Animals cannot. Ladies and gentlemen, we're human beings. We can adjust. Yes. How to adjust self? First, just make the decision. Are we clear? Yes. Sabi mo sa katabi mo, adjust. Adjust. Unorganized. They said, unorganized, poor record keeping doesn't keep track of transaction. Well, pinaganda lang sa English, unorganized. Ibig sabihin, magulo. Magulo. Well, ngayon kasi, uso na yung iPad. Correct? During my time, mga kaibigan, I don't know, but how do you say this? Hindi kasi ako, may iPad kami, meron akong Apple na iPad, meron akong tablet na Samsung, lahat yun hindi ko magamit. Nahihirapan ako. Siguro dahil it comes, anyway. Kasi minsan nalulobat eh. So, anyway, what I do is, meron ako parating planner. Ang planner ko mga kaibigan, it's one way for me to keep track of my schedule. Being an organization gentleman is this. Di ba sabi, if you plan to fail, if you fail to plan, you plan to fail. Yes or no? Yes. Correct. So how can you plan kung wala kang planner? So tanong ko ngayon, may planner ba kayo? Yes. Nasaan? Sa bahay kasi baka mawala. You have to always bring your planner kasi so that you can plan with your downlines. Plus, ano ba bakit importante yung planner, kapatid? Kasi pag may planner ka, lahat kasi naka-iPad na. Example lang, mga mahirin ko lang po. Like, for example, ikaw, mateki kang tao. Well, I'm not saying dapat iPad or ipo kung ano man. It's up to you kung saan ka mas gamay. Yan. Uy, Facebook! Okay, anyway, kunyari, di ba may planner ka, di ba? Oh, planner, to. Example, ah. Week. O tama, di ba? Wala pang laman. Di ba? Hindi, ibang kwetsa kasi yung ano to, December 2018 pa to. Hindi yung mga kaibigan, tignan mo to, here's what I always do. Pag meron akong planner, pinapakita ko sa downlines ko. Why? Para malaman ang downline ko, marami akong schedule. Busy ako. Ngayon, tanong ko, if all of my downlines, if you're my down, I will require to have a planner. And I will always look at your planner.
Dami, pakita ng planner mo. Ay, offline wag. O, bakit wag? Gusto ka ng laman eh. You see? Now, bakit sir? Kasi ganito yan. Remember this equation, ha? Activities equals schedule. Schedule equals RBP. RBP equals tao. Alam RBP mo, hayop. Ang tao, ibig sabihin, bibili ng products or package. Oo, nalang paying. Basta product or package. Diba? Paano daw mag-paying? Product or package. At ang package, product, PTV. PTV equals income. So, kung marami kang activities, marami kang schedule, marami kang RBP, marami kang kausap ka tao na bibili ng products, at marami PTV, marami income. Tanong ko ngayon, paano ka magkakaroon ng PTV kung walang bibili ng product or package? Paano ka may bibili kung walang tao? Paano ka makausap ng tao kung wala kang RBP? Paano ka magkaka-RBP kung wala kang schedule? At wala kang activities? Saan nagsimula yun, activities? Nag-gets nyo? Yes. I don't know. Ano mo ba ang, di ba sa Pinas, ang weekend, Sabado, Linggo? Yes. Dito, ano weekend dito? Friday, Saturday. O, ito nyo ha, Friday, Saturday. O, Friday and Saturday. Here's what I always do. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Ito na dahil ginagawa ko. Tuwing weekend, itong weekend na to. Okay? Tatawag na ako. This for my personal direct, ha? Iba yung down the line. Hello? Yes. Kunwari, ang goal ko, 10 RBP. Personal, ha? Direct. Direct ko to, ha? Per week. Example. So, Friday, Saturday, magtatawag na ako para bunungan ko to ng schedule. Hindi ako tatawag ng Monday para sa Tuesday. Hindi. Itong Friday, Saturday, pupunay ko na siya ng 10. Bahala na muna kung saan ko sila pwede ilagay. Ate, ano, mayroon, invitation na blah, blah, blah. O sige, pwede ako Wednesday, 6 PM. Okay, ate, 6 PM Wednesday. Si Kuya naman, blah, blah, blah. O ano ko, Tuesday, 5 PM. Okay, si Kuya, Tuesday, 5 PM. Mm. Ikaw naman, blah, 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 blah. Ah, okay, sige, Tuesday, 2 PM. Oh. Si ate, babata, ano ko, Tuesday, 3 PM. Ay, ate, pasensya ka na, medyo loaded ako ng Tuesday eh. Kailangan ko pa ibang araw. Ah, sige, Thursday ako, 5 PM. Oh, 5 PM, Thursday. That's what I do. So, lumalabas pa lang, sa Sabado or Monday, ano ko na kung schedule ko for the week? Ng personal ko. That's how you plan. Tapos ha, pwedeng... Saturday, hindi ko alam ang schedule nyo, but for example, sa pagganito, Saturday or Monday, makikita kami ng downlines ko. Kunwari, kayo yung core group ko. Sir, core group? Ano yung core group? Yung core group, yung think tank ko. Saan ano yung think tank? Yung pinaka ano mo, yung pinaka generals mo. Yung leaders. Mga alas. Kador, di ba? Mga alas ko, di ba? Meeting tayo, kunwari kayo yung mga leaders ko, di ba? Oh, if you're my leaders, oh, leader, kamusta kayo? Anong atin? Upline, pwede ka ba? Mayroon tayong schedule eh. We need your help eh. O sige, anong araw ka? Ano? Upline, ano ako eh? Wednesday, 6 eh. Downline, hindi ako pwede 6 kasi meron na ako. O sige, upline, adjust ko. Pwede ka ba 10? O sige, 10 PM tayo. So ngayon, lumalabas kapatid, the whole week, marami activities. Hello? Yes. Unorganized. Kaya minsan, eh sir, kasi ganito ah, if you do not do this, ang nangyayari sa atin, kung saan lang tayo dadali ni downline. Ano yung sabihin sir? Ganito, may pangarap ka, may goal ka. Kaya lang, since hindi ka nagplano para sa sarili mo, inaantay mo na lang si downline magdala ng tao para i-RBP mo. So, inaantay mo lumaki grupo mo. One thing that I've learned in my experience is this. Do not let your dreams
Do not let your downlines control your dreams. Do not let your downlines dictate your future. You have to be in control of your future. Yes. You get you? Yes. How can you do that? You have a deadline for your car. You have a deadline for your house and not. You have a deadline for your savings. Since you have a deadline, then you start to plan how to get it. If you do not let your people decide on it, you make the decision. Kasi ikaw yung apply niya. Nag-get you doing? Tanungin mo yung katabi mo, may planner ka ba? Ito, madalas nangyayari. Bakit minsan yung downline, bakit minsan si distributor, bakit minsan si royalista, tamad pumunta ng office? Kasi bakit? Walang schedule eh. Yes. At dahil wala kang schedule, wala man akong gagawin eh. Yun! Wala kang gagawin! Tapos sasabihin, tagal-tagal na walang nangyayari. Eh, tara na walang nangyayari! Wala kang schedule eh! Nag-gets nyo? Yes! Sabi mo sa kabila, magplano ka na. Are we clear? Yes! Kapatid, listen ha. Number 6 pa lang tayo, may 15 pa to. So, ang sa akin, you have to understand now. You have to understand how important this is. We have to plan. You guys have to plan. Eh sir, hindi kami marunong plano. Okay lang. Talk to your upline. Magplano kayo with your upline. Yes? Yes. Mga kaibigan, only interested in personal profits. Doesn't care about the needs of his distributor. Only interested in personal problems. Ganito yung minsan, madalas eh. Pag-online, kumusta na? Power, di ba? Alam mo, nakakayos itong upline ko. Bakit? Tumatawag lang, pagka-check niya, lumiliit. Yes! Pag malaki yung checking, hindi tayo pinapansin. Yes! Please refrain from comments and feedbacks. Nag-gets nyo? There's a saying, your people doesn't care how much you know until they know how much you care. Yes. Una-una mga kaibigan, as an upline, as leaders, we have to know the needs of our people. How do we do that? We spend time with them. We talk to them. We bond to them. Kasi pag alam ko yung needs mo ate, kaya kita matulungan. Paano ko siya tutulungan kung di ko alam ang kailangan niya? Kasi we always assume ang distributor gusto lang pera. Hindi, basta kumikita yun, okay yan. Hindi, not all people are like that because there are people who wants recognition. There are people who wants to belong. May mga magugulat ka na eh. Hindi, okay lang, experience ko, okay lang. Nung nag-network ako mga kaibigan, kilala ko yung mga leaders ko. At kilala ko yung down the line. Not all, of course, but as much as I can. Kahit hindi pa sila kumikita, kinikilala ko na sila. Alam ko family matters mo. Alam ko yung problem mo sa relationship. Alam ko yung ano mo sa parents mo. Alam ko yung needs mo sa anak mo. Alam ko yung needs mo. Alam ko bahay mo. Pinupuntahan kita sa kamag-anak mo. Minsan pa, mga pag-direct ko, pinapaalam ko pa yan sa kanilang mga magulang. Humaharap ako sa magulang. Sir, kahit matanda, pag ikaw lalaki ka, gusto, I wanna meet your wife. Kung babae ka, I want to meet your husband. Why? Because I want you to feel that I am sincere. Yes. Why? Because a lot of times, mga kaibigan, uuwi tayo ng late. Hello? Yes. But if you trust me, hindi ka networker, spouse mo networker, anak mo networker, ikaw hindi. But if you, since you trusted me or you trust me, kung uuwi man sila late, okay lang, kasama naman si Upline Mike. So walang hassle. And because of that, I know your needs. Personalize ako ngayon sa'yo.
I can help you what how to do things. Pag birthday nila, kain kami, pakainin ko na. Birthday mo naman eh. Hello? Yes. O minsan bibisita ako sa kanila. Kaya minsan, madalas, 23 years old pa lang ako, dami ko lang inaanak. 24 ako, mga kaibigan, nag-inom na ako sa kasal. May mga ganun. Pero ang point ko, mga kaibigan, is I know their needs. And by knowing their needs, you know what to do. May downline ako, 2 years na, hindi pa chumecheck eh. Alam nila si Aroy niya yan. Matagal na, hindi pa kumikita ng 30,000, mga 5,000, 10,000 lang ang cheque. Pero hindi sila nag-quit. They stayed with me because they're happy. Because hindi man sila kumikita, yung kailangan nila, nabigay ko, yung needs. Ano kailangan nila? Recognition. Ito, kailangan niya, he felt he belongs to a family because I know their needs. Nag-gets nyo? Yes. Meron ka naman magiging down, may kumikita na, pero nawala pa rin kasi feeling niya, outsider siya, feeling niya, out of place siya, hindi siya masaya. Just like in your work, a lot of times, in your work, you quit, you resign, kasi you're not happy. You don't even care about the compensation as long as you're happy. Yes or no? Yes. See, a lot of times, in any relationship, kahit boyfriend mo, guwapo, girlfriend mo, maganda, big and small, all in the right places, you don't care. Because if you're not happy, let's call it quits. I'm not happy anymore. Hello? Yes. So question, do you know the needs of your people? Yes. Kung ang downlines natin, konti pa lang, mas maganda kabisado mo lahat yan. Alam ko, paborito mong pagkain. Alam ko, anong gusto mong damit. Dahil ganun ako, sila, alam din nila ako. Minsan, may mga downlines ako, pag nag-out of town sila, kasama yung ibang grupo, sasabi, ay, naku, pag nandito sa akin, matutuwa yun. Kasi bakit? Mayroon yung sa tinapay eh. Alam nila, paborito kong pagkain, mga ihaw-ihaw. Gusto ko yun. Alam nila, paborito kong pagkain, seafoods. Alam nila mga downlines ko yun. So, alam nila gusto ko. Alam ko na gusto nila. So, we create a bond. We're friends. I'm their friend, but I am the upline. Don't get me wrong. We're friends, but I am still their upline. Clear? Yes. Okay na tayo, ha? Yes. Okay, good. Poor communication doesn't return calls promptly. Yes. Alam mga kaibigan, siguro dati problema to. Kasi nung panahon namin, walang cellphone, pager-pager lang. Tapos, nabutan niyo pa sa Pilipinas yung 3.25 na telepono? Yes! Matawa kayo. Kasi nakaabot ng ganun. Matanda na kayo! Ako, nakapwento lang sa akin yun eh. Diba may 3.25 lang? Aking kailangan. Alam niyo ba yung katang yun? Yes! Oh, you're really old! Kay Dindong Kabansado. So anyway, Dindong dati. Oh, Dindong Kabansado. Anyway, listen. Listen. When you're the up, ganito. The good thing about today's technology, it's easy to communicate na. So, kung ikaw yung tipong tao na pag nag-text sa'yo at hindi ka nag-reply, ibig sabihin, poor communication skills na agad yan. In the Philippines, I'm sure dito ganun din, lahat, halos lahat ng tao naka-3G na. Naka-internet na lahat sa bahay. So lahat, mabilis nakipag-communicate. Pag nag-text ka, reply ako. Dati kasi wala akong downline sa Royal. Tapos ngayon, nagka-downline na ako. What happened, first time ako nag-abroad na kumuha ako ng SIM card na local. So, ano yung sabihin? Dati, pa nag-abroad ako, Royal, ang dala ko yung roaming ko lang sa Pilipinas. Pa nag-abroad kami magkasawa, dala ko lang roaming. Hindi ako tumatawag kasi. Nag-gets nyo? Pero ngayon, first time, nag-abroad ako, bumili ako ng, nagpakuha ako ng SIM card na local. Kasi point ko, kasi may downline ako eh. Kaya mag-reply. So, meron akong local dito sa Dubai. So, kumuha ko lang few days yesterday. So, nakaka-text na ako. Kasi bakit? Kailangan eh. My advice is this. Kailangan mabilis kang makontak ni downline. Pag nagtanong sa'yo, sagot agad. Nag-gets nyo? Yes. Eh, sure, bakit? Ano? Pag nag-pay-pay-cook ka namin, tagal mo mag-reply.
ibang usapan yun, di ba? Ang sa akin ganito, if it is your downline na may kailangan sa'yo, sagutin mo agad. Nag-gets nyo? Alam mo, nakakatuwa. Kasi may mga kilala ko, o ako na lang, if you're gonna look at my Facebook, kapatid, ang daming message. Sobrang daming message. Ang mga message, Sir, hindi ako makalagid, anong gagawin ko? Sir, yung product ko, di ba dumating? Sir, yung pinadala ko, hindi binalik ng kosto. Sir, yung ganito, ganito, ganito. Sir, meron akong downline, anong gagawin ko? Paano mag-invite? Sir, yung mga produkto, paano gamitin? Sir, ganito, ganito, ganito. Ang dami na. Natatambakan ba? Hello? Yeah. But what is important right now is when you have downlines, you prioritize them. Hello? Yes. Kailangan yan. Kailangan yun, pag may tanong, sagot agad. Kung pwede mo tawagan, tawagan mo. Pag pina-follow up mo, tawagan mo. Kung may follow up, kamusta ka na? Okay ka lang ba? Power ba? Power, power, power. Eh, minsan yung dami, hindi sumasagot. Pati hindi sumasagot, walang loob, di ba? So, importante mga kaibigan, you call your people. Clear? Yes. Okay. Ngayon, pag leader na, you can communicate through text, okay lang yan. Di ba? Pero pag bago pa lang, try to invest on calling your people. Gets nyo? Yes. Okay, good. Fail to keep appointments, being unprofessional. Guys, whatever happens, the show must go on. Whatever happens, the show must go on. Kahit umulan yan, bumagyo yan, tuloy yan. Para kailangan dumating ka sa punto na pag may sinabi ka, yung dali mo kayang panghawakan yan. Hindi pwede parang, ah, pwede. Sige na, ganito. Downing, ganito na lang. Mas maganda mag-no na lang ako sa'yo. Kasi alam ko, di ako makakarating. Ang masakit, para lang, hindi masaya ka, mag-yes ako, tapos di ako makakarating, magagalit ka pa sa'kin. Diba? Ngayon pa lang, I will say no na, para maka-adjust ka. So, kung dumating man ako, matutuwa ka. At kung di man ako dumating, okay lang, kasi expected mo na. Eh, di siya lang gagawin ko, lahat na lang inano ko. Huwag na naman ganyan, diba? But what I'm saying is this, be professional. Hello? Yes! Mga kaibigan, pag humarap po kayo sa kliyente, please try to look nice and be nice. Hindi, applying, okay na to. Kasi kahit ganito lang itsura ko, naka-t-shirt ako, naka-maong ako, naka-rubber shoes ako, malaki naman check-in ko eh. Really? A lot of times, if you look that way, doon pa lang sa simula, hindi ka na nakakayaan ng kausap mo, makipag-usap sa'yo. Kasi ginash ka na kagad eh. Pangalawa, mas nakakapagod yun. Alam niyo bakit? Ganito yan. Imagine mo, nakaharap sa'yo. Ganito itsura. Naka-amerikana, naka-forma. Pag umarap na ako sa'yo, mukha akong success o mukha akong maayos. You will talk. Correct? Yes. Kahit ang paano medyo parang, siguro okay nga ito. Pero pag umarap ako sa'yo na nakaragit ang itsura ko, hindi ako mukhang successful, kailangan pa ako mag-exert ng sobrang effort para makumbinsi kita. Maaaring makukumbinsi kita kasi magaling ako. Example lang ha. But guess what? Pagod ako. Eh, kaso may next appointment pa ako, isa. Ganun ulit ang gagawin ko. Sana, pangatong appointment ko, pagod na ako. Hindi, kung ayaw mo, huwag mo. Nagigas yung sinasabi ko. Yeah. Sa simula, kaya mo pa. Sa pangalawa, okay lang. Sa pangatlo, pagod ka na. Pero kung maayos ang itsura mo, suabe lang. Ito, kaya. Sisyo, sige pa. Bakit? It's easy. Kasi may dating ka eh. Kumbaga, may arrive ka. Kaya may katabi mo, may arrive, wala. Sir, yung pasabi ko, palis na, sir. Palis na. Aha! Low activity level. Tadaan! Activities. Speaking of which, if you have a big group, I would advise you, have a weekly activities. At least twice a month. Malaki ka eh. Bakit wala kang activities? Malaki ka eh. Ba't di ka nagpaparamdam? Malaki ka eh. Forget pa malaki, di na kailangan? That's wrong. Usap-usapan dati, 2010, nagkaroon ng eleksyon. Sino? Naglaban, Dikit, Benigno Aquino, Estrada, Villar. Correct? Sino nalo? Of course. Alam niyo na, di ba? Vice President, sino nalo? Sino? Binay. Pero,
before the election, masyado matunog pangalan ni Rojas. And everybody thought Mar Rojas is gonna win. Yes or no? Yes. Yes. Guess what happened? Nag-concentrate sila kay Aquino for presidency. Si Mar Rojas, hindi niya naihataw ang kanyang election, ang campaign niya. Ang humataw si Binay. Kasi feeling ni Rojas, okay siya. Inadmit naman niya eh, di ba? Naging relax daw siya. Then to the last minute, tsaka pa lang siya humataw. It was too late, talo siya. But he was big. And he was very famous. Why? Because he was running for presidency. He stooped down to give way to Aquino and everybody loved him. But look what happened. Nag-relax siya, na-overtake siya ni Binay. And look, Binay is on the VP. Same thing if you're big. Malaki na tayo eh. Okay lang to. Huwag na activities. Malaki na ako eh. Guess what? Ma-overtake ka ng maraming activities. Ah. Sabi mo sa katabi mo, activities tayo. Okay? Are we clear? Yes! Okay, activities. Activities. Alam mo, mga kaibigan, alam mo bakit kailangan mag-activities ka? Ito pa. Nararamdaman niyo ba minsan mga damage yung hindi bumabalik ng office? Yes! Yes or no? Yes! Wala activities eh. Oh, magagawa ka ng activities, punta sila. Parang, example lang po ah, parang ngayon, di ba? May special training, 1 week. Oh, dami, ang may training, punta na kayo, may training! Pakalas ni sir, oh, wag na! Oh, because may activities, punta kayo. Punta ni swim ito. Pag wala, uwi na. Now, isipin mo, parati may activities. Kasi parating maraming tao. Oh, kung may first timer ka, wow, daming tao ah, grabe dito, saya, galing ah. Oh, nakaka-hype yun. Oh, madala ka. Oh, ba't walang tao? Ano meron? Walang tao. Isang restaurant. Maraming tao. Pagkain, masarap hindi? Masarap. Restaurant, walang tao. Masarap ang pagkain hindi? Hindi. Dito kapalib, maraming tao. Pero walang pagkain. Ano meron dito? Now you understand? Yes. Ang ganda ng office, oh. Ganda tignan, daming tao. Post po sa Facebook. Grabe, daming tao ah. Let your presence be felt. Hello? Yes. I always tell this. Ganda na lang yung maso mo eh. Pakita mo. Share kayo, di ba? Laki yung maso, pakita mo. Sexy ka, di ba? Magsuot ka ng mga damit na sexy. Sayang, sexy ka eh. Di ba? Imagine mo, laki ng maso, parati ka naka-jacket. Ang sexy mo, parati ka naka-kumot, di ba? Wala. Sayang. Sabi nga, if you have it, show it. Hello? Hindi ko naman sinabi flaunt the show kita na yun. So, nag-gets nyo? Yes. Paramdam mo, kasi that is not for... Guys, when you show your group how big your group is, hindi ka nagyayabang. Why? Pinapataas mo yung moral ng grupo mo. Yes! Kasi pwede mo tingnan nagyayabang ka. Pero ang purpose mo naman talaga is para matumaas ang moral nila. Kasi bakit? If I know that our group is big, wow, taas ang moral ko. Ito ang future ko. Yan! May download ka na ba? Wala pa, pero yan ang future ko. Doesn't follow up prospects and clients. Mga kaibigan, follow up sa Tagalog, makulit. Kailangan maging makulit ka lang. Sobrang makulit. Makulit ba kayo? Yes. Ato. Ako, honest. Ha, ang isa sa pinong nagsisimula po ako, takot ako mag-follow kasi baka makulitan sila sa akin. Tendency, hindi nag-join. I have an auntie ko, sobrang kulit. Eto, kwento ko ah. Okay na lang ang kwento lang naman. So anyway, when my dad passed away, syempre may mga nag-aabuli ba tawag doon? Abuloy-abuloy, diba? May nag-aabuloy. Hindi, abuloy-abuloy sila, sige. Eh, so, siyempre, Chinese kasi, mga kaibigan, may ugali kasi yung kultura ng Chinese na pag nag-aabuloy kasi yung sulat namin pangalan mo, kung magaling nilagay mo sa pader. Oh, tapos, may mga iba ng mga Chinese, tinitignan muna, bago mag-aabuloy, tinitignan muna.
Huwag ka na may pinakamalaki. Bibigyan ako mas malaki. May ganun kultura. It's part of the culture. There's nothing wrong with it because that is the culture. Kagets nyo? Yes. Siyempre, kung Filipino ka, ano ba lang, weird naman yan? Sa inyo, weird. Sa amin, normal yun. Gets nyo? Yes. Okay, good. So, meron akong isang family friend. Pumunta siya, Dubai, my dad's way. Tinignan niya, parang nag-compute-compute. Malaki-laki ah. So, may idea siya kung magkano yung total donation. Ang tawag naman siya sa China, Tiengi. Sabi mo, Tiengi? Tiengi. Yeah. Parang sa Greenland, di ba? May idea nga, Tiengi, Tiengi. So, anyway, after the wake, nag-cremate na si Papa, okay na. Then, after a week, pumunta ngayon sa bahay. Kinakausap kami. Oh, mag-invest kayo dito sa aming mga mutual fund para sa ganito. Hindi ganito ah, hindi ito scam. Sabihin mga, yung mga time deposit, yung mga stock exchange, ganun. Kinukulit na kami mag-invest. Sabi ko, grabe talaga ito si auntie, no? Walang patawad. Pero alam mo, guess what? Napa-invest na kami. Time deposit, kumuha kami ng mutual funds, kumuha kami ng mga government bonds, treasury bonds, na ganun kami. What's my point? Ang point ko ganito, yung auntie ko, na parang dati namin kinakantsawan na ang kulit, walang patawad, kuratsa. Diba? Yun ang tingin ko sa kanya. Eh, no, ngayon, siya naman, tawag mo na sa akin, anong gusto mo itawag, basta alam ko, yung pera mo, in-invest mo sa akin. Nag-gets nyo? Yes. When you follow up your people, they will take a lot of things to you. And you cannot control that. But what is important, mga kaibigan, mag-indownin mo siya. Mag-royal siya. And guess what, pag nag-royal yan, magbubunga yung lahat ng pangungulit mo. Kasi minsan, ayoko yung follow-up, nakukulit lang sa akin, nakakaya. Ba't ka mahiya? Kinakaya mo ba si Royal? No. Kinakaya niyo ba yung Royal? No. Hindi naman pala, hindi maging makulit ka. Pangalawa, you're giving them an opportunity to make good money. Yes. Hello? Yes. So sabihin mo sa akin, maging makulit ka. Kasi sometimes, if you do not do that, you give up too soon. Usually, quits within 3 months instead of giving himself at least 2 years to achieve results. Minsan, may makikita ka, downline, punta ka ng office. Apply, hindi ako makakapunta. Pero bag ka mag-apply, hindi ako mag-quit. Oh. Madalas, yung mga nagsabi, hindi ako mag-quit, yun ang mag-quit. Tama, mali? Tama. Kaya kung may nagsabi sa'yo, apply, huwag ka mag-quit. I will do Royal forever. Nako. Hindi ako mag-quit. Nako, kabahan ka na. Bakit? Because actions will always speak louder than words. I can always tell you, I love you. I will take care of you. Pero kung di mo na ako nagpapakita, walang kwenta yun. And talk is cheap. Hello? Yes. So actions always speak louder than words. Usually quits within 3 months instead of giving himself at least 2 years to achieve results. Mga kaibigan, tanungin ko kayo ha. Eto maganda to eh. Tingnan nyo ha. Are you learning? Yes. Okay, good. Friends mo ba tayo? Yes. Naman, nati-block nyo na ako sa Facebook, ha? Now, here's the thing, I'll allow you to understand this one. Example, eto, we have a salary. We have a salary. For example, salary mo, 5,000 dirhams. Malaki ba to? Average. Now, here's a question. Pag ikaw, i-increase ka ng boss mo, gano'ng katagal bago ka increase? On the average. Yes. 1 year. 1 year. Okay, 1 year. Increase ka 1 year. Ilang percent? 20%. 10% na lang. Sabi 3% daw. Sabi 5%. Galanting boss, 10%. Galanting? Yes! After 1 year, 10%. So, magiging 5,500 dirhams. Woo! I'm rich, yes. 500 dirhams. Oh, listen. 500 dirhams. It will take you 1 year to make extra 500 dirhams. Correct? Yes. Pero hindi ka nainip. Yes. Royal. Yes.
months ka na. Magkano ang direct product package rebates? O direct referral? 35 dirhams. 35 dirhams. Naniniwala ba kayo, mga kayo, sa rubel sa buwan, kaya mo makadalawang direct? Yes. Oh, this is 70 dirhams. In 1 month. Narinig ko yun. Eh, ano yun eh? Second and third package ko yun eh. Eh, ano to? Downline sa laga to. Downline sa laga. Ang negative eh. Seven, di ba? So, lumalabas, meron kang 150 match. Dirhams, di ba? Match. Yes, correct? Yes. Now, would you agree, mga kaibig, na siguro naman sa loob ng isang taon, kaya mo dyan kumara ng 20 matches? Yes. Ha? Yes. Oo naman. And that is 3,000 dirhams. Di ba? Mga kaibigan, tapos, mag-quit ka? Kahit sabi mo maliit yan, Hello? BS Mathematics, ha? Huh? 1 year. Ito, 1 year. Tapos dito, umayaw ka? You see? Ito, matindi. Ito, ma. Itong match na to, ibig sabihin, down the line to, hindi mo na to effort. Eto, airport mo to, airport, ha? And remember, in network marketing, when your network grows, it grows exponential. Now, what is exponential? Ang ibig sabihin exponential, yung paglaki niya, hindi dumodoble, nagtitriple, quadruple. 5 times, 10 folds. Ganun yun. Here's what's happened a lot of times. If this is you, you start slow. Very slow. But when you hit this mark, biglang puputok ng ganyan yan. If you reach this mark, ang problema, dito pala, umaayaw pala. Bakit? Kasi naiinip. Inip in English. Inips. Impatient. Bored. Iba yung boring, di ba? You tend to be impatient. Impatient, yes. You tend to be impatient. But you know what? If you're impatient, trust me, you are a very patient person. You're not impatient. You're not impatient. You are very patient. Because you are patient enough to wait. Pero alam mo mga kaibigan, nakakatuwa din on the positive side kung naiinip ka. Kasi anong bagay, pag kailangan naiinip, kasi may inaantay ka. Yes. Di ba? Alam mo ba't hindi ka naiinip dito? Kasi wala kang inaantay. Alam mo na eh. Alam mo na kasi. Dito nakakaib kasi, you're waiting for something big. Pero tanda mo mga kaibigan, everything takes time. Yes. If you're ready, the group will come. Yes. If you are ready, Example, kunwari, narinig mo, would you agree, malaki na si Royal sa Dubai? Yes! Sa UAE, malaki na tayo? Yes! My God. So would you agree, there are a lot of times, may mga tao interesado sa Royal na darap na upline? Yes! Oh, mina, but it's true. Yes. Nagkakaroon ako ng downline sa Facebook lang. Sir, balita ko, nagro-royal ka na. Pwede ba mag-join? Ikaw upline ko? Tatanungin ko, may nakausap ka na bang taga-royal? Sir, wala pa. Gusto ko, ikaw upline ko. Sabi ko, you have the freedom to choose. Ikaw na. Okay. As God is my witness, meron ako dalawang direct, ganun. Actually, dalawang direct. Iba pa yung down the line, ha? That's in spillover ko. Ganun. So, what am I trying to tell you? If you are ready, the people will come. Your network will come. In my former company, ganun din. May nag-walk in.
May nag-walk-in, hindi niya ako kilala. May nag-walk-in lang. May nag-walk-in. It is my policy. With me, down the line, for my group, when you go to the office, you will look professional. Hindi pwede nakamaong naka-rubber shoes. Hindi pwede. Sabi ko, magsuot ka something na decent, na mukha kang smart casual. Sir, bakit? Because you will never know kung sino darating na down the line na may recruit sila. Nag-gets nyo? Yes. Sir, wala akong kausap. Ikaw, wala. E down mo meron. E pinag-A sa'yo. Mukha kang jolos-jolos. Patay. Nag-gets nyo? Yes. So, I always tell them that. Now, here's what happened. Nakatambay lang ako sa office. Kasi pauwi na ako nun eh. Sinundo ako ng wife ko. We're gonna have dinner. May nag-walk-in. Yung nag-walk-in na yun, networker pala, taga-ibang company. Nag-walk-in! Tapos, narinig na raw niya yung company. Dati to ah. Tapos, nag-harap siya ng upline kung sino pwede. Wala siyang kilala, nag-walk-in. Alam mo sa akin, lumapit. Sabi ko, kilala mo ba ako? Sir, hindi. Eh, bakit ako ang pinili mo? Sir, kasi mukha kayong professional eh. Sabi ko, that's true. Now, analyze. I'm sorry, this is leadership training. So, I have to be blunt about this. Okay? Yes. Now, analyze. Kung may nag-walk-in, do you think gusto sa'yo yan ng walk-in? Don't say yes, don't say no. Just analyze and think of it. Pag may nag-walk-in, sa'yo ba lalapit o sa iba? Yun ang point ko. Kasi I keep telling to all people, pag nag-network kayo, dress in such a way na kung may walk-in, sa'yo lalapit. Because a lot of times, di ba sabi natin, gusto natin makuha leader? Yes or no? Yes. Pero kung leader ako, bakit ako sasama sa bago? Doon ako sa leader. Agila. Sumama ko ng agila, di ba? Oh, may dumarin na agila. Meron ka ba nakita ang agila sumama sa kalapate? May nakita ka bang agila sumama sa bubuwi? Di ba? Parang ganito. May nakita ka bang maya, pipik, tarak, ang bitbit niya agila? Ang nakita mo, agila, nagkumuha ng dagdagit ng mga pipik, tarak, o kung anuman. O agila sa agila. Pero wala ka nakita ang agila, kinukuha ng mga bubik. O gusto mo makakuha ng agila, then look like one. Nag-gets nyo? Madalas, minsan, tayo, we want to wear branded. Wearing branded is good. It's not bad. It's good. But make sure lang, yung branded mo, mukha pa rin maayos. Branded nga, luray-luray na ganyan, pero branded. Di ba? Example lang, ano ba mga mahabang brand? Example. O kunwari, Armani Exchange. Example, Armani Exchange. Armani Exchange, hindi dito na sa bilik. Di ba? Ng luma, na parang masabing branded, tagets nyo? Yes. Alam mo, you don't have to wear bra as long as presentable ka. Maganda na yan. Ay, walang point, iba pa rin syempre pag branded at mukhang bagong-bago pa. Hello? Yes. Eh, paano kung di mo pa kaya? Just wear something na decent, maayos. Hindi ako, hindi mo to branded eh. Hindi, of course may brand to, di ba? May brand to, pero hindi siya yung dito yung mga mamahalin. Pants ko, G2 lang. Tapos, eto, actually G2 talaga ako eh. G2, G2. Mm. Tapos, eto, patahe. Shoes ko, Rockport. O, may brand siya, pero hindi ito mamahalin. Yung talagang bonggang-bongga. Di ba? So, yung belt, ano lang to, hindi naman napalisin eh. Honestly, hindi mo na ako mapagos, hi, what's your name? Hindi mo na ako ganun eh. Nakaganyan lang yan, di ba? Hindi mo na kayo, excuse me, my name is Mike. Hindi mo na ganun eh, di ba? So, nag-gets nyo? Yes. I mean, if you go to my hotel room, makikita mo yung mga damit ko doon, hindi naman sila branded eh. Actually, puro G2 lang yun eh. G2 lang yun eh. Tapos, bumili ako. G2,000. So,
bibili ako ng pants. Di ba may sale dyan? Oh, I love the bag because my brands are here. Giordano, di ba? Bili ako Giordano. Ano lang, pera natin, 1,100 lang, pants. Bili ako dalawa. Bili ako jacket. 3,000, pera natin. Sabi ko, okay ah. Pero maganda yung tsura niya, maporma. It looks nice. See? Hindi mo kailangan yung super, super brand. I mean, kung meron kang pera, go ahead. Pero kung wala ka, wala pa, as long as it looks presentable. Clear? Yes. Mga kaibigan, tanda mo, ang agila, lalapit lang yan sa agila. So, tignan mo yung katabi mo, agila ka ba? Easily gets discouraged by small problems and inconvenience. Shows down, slows down, entertains negative thoughts. Okay. Easily gets discouraged by small problems and inconvenience. Mga kaibigan, I have a downing in Israel. Yung Israel ko, yun yung nakipag-chat lang sa akin sa Facebook. So, yung naging downline ko siya. In Israel, walang product center, walang branches. Nagpadala kami doon one time, almost 50 packages, na hold. Hindi na-release. Nandun doon na lang sa custom. Habang downline sa Cyprus, nagpadala. Sinuli, pabalik. Aba down line somewhere, in Saudi, yata yun, sinira yung product. Di ba nakaka-depress? Yes. But they never stop. Yung down line ko ngayon sa Israel, guess what? I'm happy to say, executive surgeon na siya. Wow. Walang products. And guess what? Ako direct uptime. Hindi ko nakakausap parati yun. Nagte-training ako doon sa kanila, sa Skype. Hindi naman parate, every now and then. How often? Every now and then. Basta, hindi parate. Madalas, hindi ko rin nasasagot kasi nga, I'm so busy, kung sumagot man ako, medyo matagal. May mga downlines din mo sila. Nanganak na yung downline niya. From Israel, nagkaroon siya ng downline sa Cyprus, sa Ireland, sa UK, sa Dubai, Singapore, sa Taiwan, wala pa yan. Taiwan meron na rin. Nanganak na dumami sila. All because of this one person. She never let setbacks slow her down. Babae. Sipag, matyaga, posigido. Anong point ko mga kaibigan? Maraming nangyari. Mga downline siya, nagagalit kasi mga pinadalang produkto hindi nakarating. Hindi naman niya kasalanan. Hindi rin nila kasalanan. Pero hindi ko kasalanan. Pero tuloy lang din sila. Sige, go, go, go. You know what happened? Biglang lumaka na lang grupo nila. Naramdaman eh. Alam mo bakit? Tandaan niyo to. The speed of the path will always depend on the pace of the leader. If the leader slows down, the group will slow down. If the leader keeps on moving, then the group keeps on moving. So it all depends on the leader kung gagalaw pa ba siya o haatas na lang, hinto na lang. Either way, it's the call of the leader. Laki, may downlines. Isa, dalawa, tatlo, apat, marami, doesn't matter. May downlines ka. Hindi lalaki yan kung hihinto ka. Yes. Hindi lalaki yan. So, tandaan nyo, mga kibir. Either way, you have to keep on moving. Tell your seatmates, move forward. Move forward. Do not entertain negative thoughts. Listen, guys, when you're up, you go down. When you're down, you go up. If you're excited, if you're happy, share it to your downline. If you're depressed, if you're down, you go to your upline. Hindi yung depressed ka na, you go to your downline, I'm depressed. Ang hirap talaga. Parang hindi ko na kaya. Kaya niyo pa ba? Di ba? Hindi pwede yun. Kailangan ikaw daba. Dire-diretso ka. Kahit pagbuti na upline, kaya ba? Kaya pa! Go! Alam mo bakit? Because sometimes, ang kailangan lang ng downline natin, marinig lang na sabi mo, upline, go, go, go kami. Yes. Di ba?
So you just have to keep on moving forward. Just move forward. A lot of times, sa mga dinadaanan natin, we want to stop, we want to quit, we just want to, I don't know, ayoko na. Rest if you must, but do not quit. Yes. Rest if you must, but do not quit. Are we clear? Yes. Lacks conviction, has poor self-esteem. Lacks conviction and has poor self-esteem. Mga kaibigan, when you talk about conviction, dapat yung bilig mo 100%. Nagets nyo? Yes. You know, what is conviction? If you believe in something, you will fight for it. I'd like to show you a video about conviction. Video. Video. Now. I'd like to show you a short video about conviction. And please watch this video. Yes, you'll be reduced by $468,000 or go back down to $32,000. Communications. Now, this is a video about a person. Alam niyo, ano, who wants to be a millionaire? Yes. Now, this was a video, totoo, no? Na nakuha lang namin to sa net. Anyway, ito yung sa video na tinatanong siya yung mga question. At ito yung last question na. Na pag nakuha nyo itong question na ito, 1 million makapalulunan niya. Nagets nyo? Yes. So please watch this video and listen carefully. Listen carefully. Let me just bring you up to date here. Please. If you miss, you'll be reduced by $468,000. You'll go back down to $32,000. Here it is. A $1 million question. We rarely see these here. Only one of the contestants ever won $500,000 on our show. So if you're ready, let's go for the million. Richard Dean's U.S. presidents appeared on the television series Laugh-In. Lyndon Johnson, Richard Nixon, Jimmy Carter, Gerald Ford. I like the call my parents right now. Sure. Use my lifeline, call my parents. What are their names? My father. I'm talking to my father. Does he have a name? He does have a name, yeah. Our friends at AT&T will get your dad on the line, and we'll see if he can help you. Hello? Hello, Tom. Yeah. Hi, Regis Philbin here from Who Wants to Be a Millionaire. Hi. We've got your son, John, with us right now. He's doing pretty well. Good. He's won $500,000. Wow. And he's going for $1 million. And he needs your help to get there. Okay. So he's going to come on the line, read a question, 4 possible answers. One of them is the right answer. And the next voice you hear will be John's. John, you've got 30 seconds. Starts right now. Hi, Dad. Hi. I don't really need your help, but I just wanted to let you know that I'm going to win $1 million. Because the U.S. president appeared on Laugh-In as Richard Nixon, that's my final answer. And this is the final answer heard all around the world. He's won $1 million. Okay na. Obviously, hindi niyo masyado narinig yung voice, no? Ito nung tumawag siya sa dad niya, diba may laugh, ano? Help. Lifeline, di ba? Sabi niya, Dad, ang sabi niya, I do not really need your help. Because I called you to tell you I will win $1 million. Because the president who appeared in the show was Richard Nixon. Kapatid, ang point ko ganito, alam niya yung sagot. And he was very confident about his answer. And he did won $1 million. Now, here's the thing. Talk about conviction. How convicted are you when we talk about royalty? Pag tinanong sa'yo, totoo ba yan? Kailangan ba ako dyan?
Mamangyayari ba sa akin dyan? Aasenso ba ako dyan? Yes! Ganun dapat yung conviction mo. Hindi yung gayaman ba ako dyan? Basta magtrabaho ka lang. When you talk about conviction, pinaka-importante mga kaibigan, when you talk about conviction, talaga sigurado ka. Yung walang kakurap-kurap, alam mo yung sagot. Pag tinanong, ano pangalan mo? Ano pangalan nyo? Ano pangalan nyo? Ito, ano pangalan nyo? Sigurado kayo? Yes. Ano pangalan nyo? Ano? Ano yung gagawin? Pero di ba alam yung pangalan nyo? Yes. At ilan yung taong ka na? 25. So, the point is this, because you know the answer, and you're very sure about your answer. When you talk about Royale, you have to also be sure. When you talk about Royale, when you do the RB pick, when you do the product presentation, dapat sigurado ka din. Huwag kang matakot, kasi bakit? Totoo lang yung sinasabi mo eh. I'm talking here in front of you for the past 4 days. Tomorrow will be my 5th day. Kapatid, when I talk in front, sigurado ako. And very seldom you see me, may hawak na nose when I do training. Why? Because when I talk to you, in front of the stage, I always tell the truth. Yes. Hindi ako nagme-memorize na ano yung sabihin ko. Ito sinabi ko last time, dapat yung ulit ako. Hindi! Because I'm telling the truth. And ladies and gentlemen, if you believe in something, you just tell the truth, it will just show. Because out of the abundance of the heart, the mouth will speak. If it's true to you, it will just come out. Yes. Nag-gets nyo? Poor self-esteem. How do you see yourself? Dapat mga kaibigan, you see yourself as a giant. A giant of Royale. Eh, sure, kasi bago lang ako, parang wala nang mangyayari. Last night, Aleha was here. Yes. Kilala niyo ba si Aleha? Yes! Nandyan siya, magparamdam ka Aleha. She's there, di ba? Ryan was here. Si Pax nandito. Pakito. Tapos sila. When they were starting, they were nobody. Hindi naman sila kilala eh. But some of them believe may mangyayari sa kanila. And they step up, and look what happened to them. The future will always belong for those people who see things before it becomes obvious. Ang tawag yung vision. How do you see yourself? Dapat parang kang ganito. Tingnan mo yung pusa. Yes. Nag-gets nyo? Yes. Ano? Dapat, kung ikaw man ang pusa, tingin mo sa'yo, layon. Huwag yung layon, katingin mo, pusa. Nag-gets nyo? Or be like this. See? Look at the kitten. Tingin niya lion siya, oh. It's how do you see yourself? A giant of Royale. Yes. Sabihin mo sa kanila mo, I am a giant of Royale. I am a giant of Royale. Yung, imagine mo sarili mo, balang araw, driving your own car, naka-BMW ka. Diba? Or naka-Porsche ka, naka-Lamborghini ka, or naka-SUV ka, kung ano masasakyan mo, tapos naka-shades ka, makikita mo mga ibang Pinoy na hindi nag-Royal, ang naiinitan sa araw, nakatingin sa'yo, tinuturo ka, ikaw naman, ganun ka lang. Pumapasok ka ng office ng Royal, para ka pa rin bago ligo, kasi fresh na fresh, bakit hindi ka pinapawisan, parati ka naka-aircon. Diba ang sarap ng ganun? Tapos yung tingin mo lang, pag ikaw ngayon, kumakain ka, hindi ka kumakain, kung saan ang mura, kumakain ka, kung saan masarap. Yes! Pag tumitingin, pag nag-order ka ng pagkain, hindi ka tumitingin sa presyo, titignan mo, kung masarap din. Yes. Kasi ngayon, nung bata, saan tayo tumitingin? Presyo o pagkain? Presyo! Bata! Pagkain! Ngayon? Presyo! Hindi, pagkain pa rin. Wow! Ang sarap! Fried chicken! Nakita mo presyo? Mataas ang presyo nito. Great time last night. We went to a place called Mango Tree sa may Dubai Mall. It was my first time to eat on that restaurant here in Dubai. We have a, kasi branch yan eh. Sa Pinas meron dun eh. Now, we had a nice food. Yung in-order na ng pagkain, masarap. It's one of my, sa mga na-invita po sa akin last night, thank you. I had a great time last night in dinner. Nabondat po ako dahil sa iyo na-impacho ako.
Buti na may 5 berries. Sabi sa umisa namin kasamahan ko, sabi ni Macy, Apen, okay lang yan, may 5 berries naman. Kaya lang magbawa ko ng 5 berries, di ba? So buti na 5 berries ako. So anyway, asan po ko ni Rana, it's coming out. So, but anyway, had a great time. Kagabi nag-order kami ng food. Alam mo, it was nice. And nakakatuwa because lahat sila, they're already successful making, doing well. Ang pinag-usapan namin last night, mga kaibigan, yung international travel nila. Na mag-network sila abroad. And nagpa-plano na rin sila kung paano sila mag-expand abroad. And it was really nice. Na yun ang mga kasamaan mo. If I were you sa mga downline, sa mga nagsisimula po, parati kayo dumigit sa mga successful people kasi it makes you feel good. Na feeling mo, eh, balang araw magiging ganyan din ako. Yes. Pagkasama parati mga nai-Indian, ginakantsawa, pagkasama mo, malamang ganyan din ako. Kakantsawa na rin ako malamang. Diba, eto nai-Indian, yes, malapit na rin ako ma-Indian. It was really nice, actually, di ba? It was really nice. Nag-order kami ng food. When they ordered the food, hindi sila tumingin kung magkano. Just, a-order ako ng masarap. Busog na ako, bonnet na ako. Tapos, oh, applied, sir. Gusto ba? May pagkain pa, blabla, blabla. Nagaya pa mag-coffee. Eh, antok na din ako. Sabi ko, sir, sure, kaya pa ba? Antok na ako, wait na tayo. Pinainom nila ako red wine. So, I was sleepy. So, the point is this. It was nice. It was really nice. To be with people that are successful. Ladies and gentlemen, guess what? Nakakatawang isipin na wala pang dalawang taon si Royal dito, may mga tao ng ganyan. They have their own car, nakakain sa masasarap na pagkain, hindi na iniintindi kung may matitira o wala kasi bakit? Abundance. Guess what, galing sa Royal? Guess what? What happened to us last night, that's going to be your future in Royal. Yeah! Ladies and gentlemen, lazy wants to reap the rewards of his downline's effort without working. Yung tipo mga kaibigan, yung tipo bang well, may tawag dyan sa Pinas. I hope you don't mind. Ang tawag dyan mga Buddha. Kami Buddha. Buddha, walang ginagawa na kaupulan, humakaba. Kasi yung left and right niya humahataw. Chamba ba? Chamba. Well, minsan makaka-chamba ka talaga. Pero, chamba yun eh. Ano yung chamba? Yung bihira mangyari. Kaya nga chamba eh. Kung naka-chamba ka, swerte ka. Kung naka-chamba ka. Eh, paano kung hindi ka naka-chamba? Malas. Malas ka. And guess what? What you sow is what you reap. A lot of times, being lazy, is bad. Actually, lazy is bad. Diba nakalagay sa Bible? Biblical to eh. Bawal ang tamad. Masama ang tamad. Yes. Yes or no? Yes. Tignan mo yung katabi mo. Sabi mo, tamad ka ba? Sir, ito. Alam mo, natutuwa ako. Last year lang po ako sumali sa Royal. Last year lang. January 24 last year. And I met this guy nung June last year. This person, mga kaibigan, nung na-meet ko siya, nakakatawa eh. Well, nakwento ko na sa kanya to, pero kukwento ko sa inyo, masaya to. Sa office namin sa Manila dati, sa old building, this is my office, this is my table. Yan, ako to, si Mike. Ito table ni Miss Jo. Okay? Ito table naman ni Miss Aisa. Ito table ni Sir Eric. Ito yung tsura ng aming office. Yan. Ganyan. Tapos ito, office naman ni Chairman. Nag-gets nyo? Yes. Okay, good. So, yan. So, anyway, o yan yun. So, pagpapasok ka dito lahat puro mga BP to. BP to. Yan. So, papasok ka dyan, makikita mo kami apat. Tapos papasok ka dito sa kabila, ito ano, office ni Press. Sa loob, office ni Chairman. Ang galing? Okay, usually mga kaibigan, ang isa sa mga policy na natuwa ako, sinabi sa akin ni Press, Mike, alam mo dito, we want to have a family atmosphere. Okay? Sana, tuwing dinner time, sabay-sabay tayo kumain.
Di ba? Sarap ng ganon. So, during dinner time, nagsaset up sila ng table dito. Tapos na kami kumakain. Ganyan. Nag-gets nyo? Yes. O, ito na ngayon. After namin kumain, iniiwan lang dyan yung food, inaayos nung may nag-aayos yan eh. Pero hindi nakakalap, maayos na. So, mga bandang 11 ng gabi, 11 ng gabi, June to ah, may pumasok isang lalaki. Siyempre, di ba usually, siyempre mga BP kami, pag pumasok yan, eh sir, hi ma'am, go gaganon? Hello? Yes! Nung pumasok, dire-direcho. Kumunta rito, tinitignan yung mga ulam. Tapos umupo, kumakain, nakaganon, kung kumain, gumaganon pa, kakain mo. Sino ba to? Alam mo, pinakalala sa akin ni Press. Alam mo sino yun? Si Jun Rabon, di ba? Parang wala na, kinangyan lang ako. So anyway, sabi ko, sino ba to? Sino ba to? Tapos dumating si Press na, dumating si Press. Anyway, in fairness naman, kaya siya pumasok, pinapasok siya ni Press. Ah. Kaya lang, sinindi ko kilala, sino ba to? Diret-diretso, di ba? Tapos lumabas si Press, pinakilala sa akin, oh Mike, ito nga pala kinagandang ako si Junro Boy. Ah, siya ba, sir? Okay, okay. Hey, Junro, kumusta ako si Mike? Oh, pero kaya dumating ko pa forma ni Junro Boy nun eh. Ganun ba? Ako si Junro Boy, ah. So, tawa-tawa lang siya, galong-galong siya, alam ba, tumatawa si Jun, parang, gano'n siya. So, parang kengkoy-kengkoy. I don't know how he works. As in, that's the first time I really met him personally, formally introduced to me. Pero nagkasama kami in my first company. Tapos alam ko sa kakakwentuhan ko, yung grupo ko pa sa Longga po, kaya pala nawala akong kinuha niya. Nasabi ko, ikaw palang may sala, kaya nawala ang grupo ko sa Longga po. So anyway, tapos natuwa ako kasi yung mga darling ko sa dati kong kapay, nakita ko sa Royal. Tapos buti nandito kayo, oo, parang nandito, si Jun. Ah, bakit? Now, here's the serious side naman. Pagpunta ko rin ng Dubai, my first time here in Dubai was August last year. The second was December, third was March, and now it's my fourth time in Dubai. Here's the point. Usually, we became close sa Manila. Kasi parating gabi-gabi, magkakasama kami, nagkukwento, kumakain kami. Kahit misa, siya una kumakain muna, bago kami. Usually, when I come here, hinahal ko parati si June. Sabi ko, June, parang na-miss kita. Wala sa Pinas siya, parang na-miss kita, pare. Tapos pag nandito ako, hinahal ko rin siya. Kasi si June, nasaan si June? Kaya sabi sa akin madalas ni Danny, ako siya naman wala, nandun sa Sharjah, nandun sa Oman, nandun sa Fujairah, basta ganun kung saan nakakarating. Alam mo mga kaibigan, one thing that I realized, si June, masipag siya. I'm not praising him because he's my friend. I'm telling you his story because yun ang nakita ko, yun ang na-witness ko. You see, I'm not here to praise anyone, I'm here to tell you what I saw. Nag-gets nyo? And that's one thing that I saw in him. Kagabi, mga kaibigan, or the few nights ago, we went out, we have dinner, niyaya ko siya. Kami, mamaya na, may mga downings pa ako eh. Pasta muna ako, may mga kausap pa ako eh. He prioritized work bago yung sarap. And sa mga kaibigan, si Jun, may mga mahal sa buhay siya sa Pinas na naiwan. And madalas, tao tayo eh, nalulungkot tayo eh. And hindi siya OFW eh, just like one of like some of us. Siya, mga kaibigan, he can go to the Philippines anytime he likes. Wala siyang kontrata. But the point is, he opted to stay because he has a responsibility here, because he has to work here, just like a lot of you here. Nag-gets nyo? Yes. So, mga kaibigan, you guys have to work. You have to work really hard. Minsan, pupunta tayo sa office, gabi na. Lalo sa no? Part-time tayo eh. Uwi tayo, pagkatapos. Kaya lang, wala ka naman dala. Hindi ka umahag. Ang isip, baka parang nangyayari. Hello, hindi mo pagkat pupunta ng office, kumikita ka na eh. Nag-gets nyo? Yes. Ang importante mga kaibigan, meron kang downline naman ginagawa, humahataw kayo. It doesn't matter kung office o sa labas, what is important, humahataw kayo. Si Jun mga kaibigan, grupo niya sa Pilipinas, ang grupo niya dito sa office, minsan sa labas. Pero punta siya, kung saan siya nakakarating, sa
kabisado ni Danny. Alam mo si Armand, ito si Jun, mas kabisado niya ang UAE kaysa sa akin. Sabi ko, bakit? Eh, kung saan siya nakagrupin yan? Hello? Yes. So, ngayon, mga kaibigan, ito ang tanong ko ngayon. If, huwag kayong magtaka kung lumalaki check-in ng mga distributors natin dito, mga top earners natin dito. Why? Because they work really, really hard. Last night, yung mga kausap kong grupo, I heard si Macy, she's going back to UK. Kasi hahapon siya dun. Pag in-network siya dun, pabalik-balik. Eh sir, may pera na yan eh sir. So what kung may pera? Wala, hindi naman kasi pinag-usapan kung may pera o mayaman o hindi. Pinag-usapan yung tatrabaho mo o hindi. Mayaman nga, hindi mo naman tinatrabaho. Wala, nagkwenta. Nag-gets nyo? Yes. So mga kaibigan, we have peoples here who are very hardworking just like some of you. Guess what? If we have a job right now here in UAE, you guys are very hardworking. Marami din ginawang sakripisyo na rin eh. Kung nagawa mo yan dito, why not also do it also in Riyal? What have you got to lose? Diba? Sir, pagod, itulog mo, mawawala pagod mo. Puyat, itulog mo, mawawala. Sir, gutom, ikain mo, mawawala gutom mo. Minsan, huwag ka naman kumain, lilipas din yan. Kaya pwede ko, palakpakan natin mga leaders natin. Si Danny, nung isang araw, kasama ko si Sir Roy Nino, kumakain kami sa PF Champ. Hindi sumama si Danny kasi birthday daw nung hipag niya o bayaw niya something. Masa birthday. Nagkato, nasa kabilang mesa lang pala sa PF Chang din. Na nakakatawa nung mga kaibigan, nagkita kami nung tapos na lahat, nag-uwian na. Kaya nung mga kaibigan, nung nag-uwian na, hindi nakikipag-usap, paano ganito, di ba? Ikaw si Mike, ako si Danny, nag-uusap tayo, ay, Sir Mike, ganito. Tapos, habang kausap ko, nakakatawa si Danny, tumitingin sa kabila. Sabi ko, ano ba problema na ito? Kausap ko, kausap ko, kaya pala, nakita niya Pinoy. Sir Mike, ha? Kabayan! Kinausap, on the spot. Oh, kamayan, Pilipino, oh, anong trabaho nyo dito? Ah, talaga, o, oh, ito calling card ko, binigay ka agad. Iniwan ako. Ito matindi, dinabas ang iPad, pinakita ka agad yung mga pictures niya, may Ferrari, ito kinikita niya, ito yung mga kumikita sa Royal, ito lang ang nangyari, nag-RBP! Habang nakatayo at kumakain! Sabi niya, ah, wala pa ba yung mga main course yung wala pa, appetizer pala, oh, ito, nag-RBP, oh, nasa pa! Kumikita na yun, ha? Hindi niya kailangan gawin yun. Yung bisita niya, yung hipag niya, ay bayaw niya. Ala, okay, tapos alam mo kumain mamaya. Ingat pa ba, kabay? Sabi ko, yung mga kasama, eh, kabaya mo, kumain na sila, tapos na nga. Haraboy wala siya, haraboy. Ganun. Si Jun, sa Pinas may kotse yan. Sa Pinas, mga kamin, may pondo yan. Dito, naglalakad, nagbubus, nagka-trend. Nung isang beses, sabay kami umuwi, naglalakad. May bit-bit na bag, ang bigat-bigat. May produkto pa dito, tunagad siya, ganun. Anti-balance ba? naglalakad kami. Nagkukwentuhan kami, loob-loob ko. First time ko naglakad dito sa Dubai, ah. Madala, sinatid-sundo. Pero may naglalakad, pero it's okay, kasi we're friends. Lalakad kami. Sinabayan niya ako maglakad. Papunta siya sa kanilang dorm. Pinatid niya ako sa hotel, tapos pumunta siya sa dorm. Loob-loob ko, grabe tong taong to. Yung iniwan niya sa Pinas, yung sarap ng buhay niya sa Pinas, dito siya tinatrabaho niya, oh. Kaya huwag kayong magtaka mga kaibigan kung ganyan kinikita nila. At huwag kayong magtaka mga kaibigan kung nagpapasarap sila because next week pupunta kami ng Europe, mamamasyal kami. Yeah. Ang tawag ng mga kaibigan, the reward, the fruits of your labor. Nagtanim sila, tinabaho nila, mayroong katas yan. At yung mga katas. Yung sinasabi ng katas ng Saudi, katas ng Dubai, kapag itong katas ng Royal. Yes! And itong maganda. Oh, please tell me that guys. Magkakaproblema tayo in the future. Problema natin pare kasi dati magkakaposi sa Royal. Yes! So, imagine, yes! Magkakaposi sa tayo kakurata. Mas maganda problema yun kaysa wala kang sasakyan. Doesn't give recognition when it's due to self-oriented. Ladies and gentlemen, please give recognition when it's due, give credits when it's due. Kapag ang dala mo may ginawang maganda, give them recognition. Hindi yung takot na takot ka masapawan.
Ang network marketing, hindi pagalingan. Ang network marketing, paramihan ang magaling na downline. Yes. Nag-gets nyo? Yes. So kung mas marami kang magagaling na downline, be proud. Marami ka, kasi bakit? Magaling kang magulang. Right now, alam mo, very click sa Pinas, yung mga former PBA player. A good example, si Alvin Teng. Kaya rin ba si Alvin Teng? Yes. Si Alvin Teng, mga kaibigan, dati tong PBA star ng San Miguel. Garatista. Ang dati, tinutukso ka sa kanya, iyakin daw. Pero hindi naman siya iyakin. Nagkataon lang talaga, pag nagigigil siya, para siyang mukhang iiyak, pero hindi siya iyakin. Nag-guess siya, during his time, meron siya dalawang sikat na anak ngayon. Pangalan niya si Jerry Teng, tsaka si Jerome Teng. Okay? Isang taga-Lasal, at isang taga-UST. I feel bad, kasi they didn't choose the best school, FEU. Now listen, di ba, sino ang champion? Lasal. Lasal ang champion. Very controversial because itong magkapatid, talagang ano, magkapatid talaga sila, and yet, rivals ang kanilang school. Tinanong ng media hype kasi tinatanong yung mga magulang. Kanina ko kay kakampi, anong pakiramdam ninyo? Alam mo, mixed emotions kami kasi parang daming anak yun. At least, sigurado champion kayo. Masaya kayo kasi meron kayong champion na anak. Alam mo paano kami magiging masaya knowing meron kami anak na magiging malungkot? Yes. Diba? Alam mo maganda pa nangyari, mga kaibigan? Alam mo ba kung gaano ka-proud yung parents? Share ko lang sa inyo ito, behind the scene na ito. Itong si Jerome, pareho sila, itong magkapatid, nag-aaral sa isang school called Xavier School, high-end yan, mga mayayamay, mga sosyal. Dapat yun ako mag-aaral dati. Walang pera, kaya hindi na, di ba? Xavier School. Alam ba, exclusive to for boys. Hanggang high school lang to. Sa mga nakakalap, exclusive to, at alam nyo talagang high-end to. Yes or no? Yes! Itong Xavier School, mga kaibigan, sumali ito sa isang liga, Chinese High School League. It's called Pyonglian. Itong Pyonglian, mga kaibigan, Chinese High School League ito. Naglaro yan mga top schools in Metro Manila, nagliliga dyan. Kasama dyan yung school namin, Hope Christian High School. But here's the thing. Yes, Hope Christian High School ako. So anyway, itong si Jerome Teng, liga yan, di ba? Alam mo ba, very, very famous ito. Why? Kasi there was one game, gumawa siya ng 105 points. Wow. Ha? 165. 105? Hindi 165, 165 ba? 165. Oh, 165 daw, nandun siya. So anyway. 165 points. I stand corrected, 165 points. So, yun niya, in one game. Ha? Record siya sa Pilipinas. 165 points. Tapos ang score nila, 165 din. Hindi, but magaling hindi. Magaling. Mga kaibigan, itong magkapatid na to, they are more famous now than they were than their fathers before. Do you think masaya si Alvin Teng? Yes. Yes or no? Yes. Another good news, si Paras. Yes. Benji Paras. May dalawa siyang anak. Si Kobe Paras, Andre Paras. Parehong basketball player, iso taga UP. Yung nga lang UP 016, di ba? But it doesn't matter. Kaya very controversial tong Kobe. 15 years old. 6'4"? 6'4". 15 years old. 6'4". Guwaping, pinag-aartista, pinag-aagawan. Tanong ko ngayon, masaya ba yung tatay? Yes! You see? Yung tatay, hindi siya nang-insecure na magagaling mga anak niya kasi anak niya yun eh. Hindi niya tingin doon control, hindi niya tingin doon competition, tingin na anak niya. Kasi anak niya kasi, kaya proud siya. Now, ladies and gentlemen, kung ang tingin mo sa downline mo, competition, then you are not a good parent. You must try to do this to lift them up, lift them high. Kasi anak mo yan eh. Pinalaki mo yan eh. Uy. Nag-gets yung sinasabi ko dito? Yes. And these are the things that you have to understand. Eh, sir, kasi takot ako, baka masapawan ako. Mga kaibigan, huwag matakot masapawan. Tandaan mo, di ba? Sabi ko, listen ha, network equals income. So the bigger the network, the bigger the income. Ano ba yung network mo? Downline!
boss, kalahati na. Procrastinate doesn't do his business daily. So mga kaibigan, there's a mall in Singapore. It's called Mustafa Mall. Mustafa Mall is in Ferrer Park, Singapore. It is open 24 hours a day. 24 hours a day. Ano bakit? Ito kasi katira ni Mustafa. Kung ang mall is 10 a.m. up to 10 p.m., ibig sabihin, from 10 p.m. until 10 a.m., siya lang ang bukas. So, siya lang ang kumikita. Yes or no? Yes. See? So, ang point natin, mga ang kasi, oh, by the way, he is an Indian, but is by race. But I'm sure Singapore na siya by citizenship, no? He's an Indian by race. Nakita ko yung bahay niya. Maliit lang, simple lang. Pero actually, Singapore naman, mga simple lang ang bahay, di ba? But here's the thing. Super, super billionaire. Ito yung prinsipyo niya. If I can make money 24 hours a day, the better for me. Now, guess what? You wanna do Royale? Do it every day. Sir, office, it doesn't matter. Nasa bahay ka, may in-RBP ka, nag-pay, nag-Royale ka ba? Yes. Ngayon, pumunta ka sa office, wala kang down, nag-royal ka ba? Yes. Nag-royal ka pa rin, kung alam walang nangyari. Do it every day. Do it every day. Kailangan maging part ng system mo yan. Maging part ng system mo yan. Sa Taiwan, mga kaibigan, yung mga ating mga OFW sa Taiwan. Pag tinamagano sweldo mo, ano kami, basic namin 30, pero pa nag-overtime kami, umabot ng 80, sir. So, anong ginagawa mo? Sir, overtime para manakikita. Tama? Yes. Why? Kasi habol nila, the more time they give, the more income they will get. Same thing with Royale, give more time, you get bigger income. Yes! Kung hindi siya procrastinate, bukas na lang, sir, makalawa na lang, tsaka na lang. Because when you do that, mga kaibigan, ang tao na manana habit, typical Filipino, manana habit. Yes. Don't do things for today, don't do things tomorrow if you can do it today. Yes. A good example, si A, kapatid niya si B. Okay, magkapatid, A and B. Magkatabi sa isang kama, nakatira sa isang kwarto, magkatira sa isang bahay. Siyempre, isang kama eh, di ba? Ito maganda. Ito si ate, ito si bunso. Ito si bunso, nag-network. Hindi kinento kay ate, tsaka na lang. Pag successful na raw siya. Okay, good. January, nag-network. Ito, June, na-invite ko, sumali, same network, same company. Pag-uwi ni ate, nire-recruit si Abunso. Sabi ni Bunso, member na ako. Ba't di mo ako nire-recruit? Eh sabi ko, tsaka na lang, di ka naman mawawala. Eh nawala, nakuha ko. Magkaibang grupo. Guess what? Ito, in sa terminology ng Royale, in 4 months time, nag-diamond manager. Oh, para mag-get your informants time, nag 30,000 PPB. In 4 months time, 200 downlines. Gets nyo? Yes. In 4 months. Eto, 1 year na, nag-quit. Wala nangyari. Bakit? Tsaka na. Ngayon, talagin mo yung katabi mo. Ikaw ba? Tsaka na. Mga kaibigan, doesn't respect and value. Does not respect the upline. Instead, bad mouths upline. Upline naman natin, siya lang kumikita. Upline naman natin, wala. Sablan, wala. Walang kwinta, bubuk. Well, anyway, kung upline mo bobo, mas bobo ka, sumama ka. Monkey see, monkey do. What you saw, what you reap. Pag ginawa mo yan sa upline mo, guess what? Gagawin ang dami mo yan sa'yo. Yes! Nag-gets nyo? Yes. Mga kaibigan, if you have problems with upline, please keep quiet, shut up, don't talk negative. You are sabotaging your business. Kung may problema ka sa upline mo, sa'yo na lang yun, huwag ka na magkalat. Nag-gets what? You deal with your upline. Eh, sir, kasi upline ko, di ako inasikaso. Well, kung di ka inasikaso, ulitin ko. Kung hindi kayo nasa kaso, it is your right kasi kasuwi ka, tulungan kaya. Pero kung ayaw pa rin niya, wala kang magagawa.
May pinirma ka bang kontrata na when you sign sa Royal, my upline should take care of me till the day I die? Wala na. Nagets nyo? Yes. Hello? Yes. Junior boy, apply yan sa Pinas. He never complains. Junior boy may downline sa Pinas. Iniwan niya. Para sa inyo. Yes. But then his downlines never complained. Because that's business. Hindi naman pwede hababoy kasama mo si upline. Hindi naman pwede 40 ayos ka na ka nakasira ka pa sa nanay mo. Nag-gets nyo? Yes. Kaya please respect your upline. Kaya kung nandito upline, pwede ba sabi mo sa upline, I love you upline? I love you upline. Upline, pangayin ka naman. The sample of upline's earnings stops producing to prevent upline from receiving bonuses on his production. Self-defeating. Alam mo, gawin natin downlines ganito ah. Si upline kabing ng kabit. Huwag tayo mag-produce, huwag tayo mag-into. I-slash out natin. What will you get from doing that? Nothing. Wala. Diba? Mga kaibigan, ulitin ko, ulitin ko. You did not join Royal kasi dahil sa apply mo. Oh, one of the factors is that. But I'm really proud because you have dreams and you saw it in Royal. Yes. Yes or no? Yes. This is you. May downline ka. May business ka wala. Yes. Litiwa, ah, this is you. Royal, negosyo, trabaho. Negosyo. Negosyo, trabaho. Negosyo. So, business. Okay. May downline ka. Walang upline. May business wala. Meron. Meron. Wala kang downline. Meron kang upline. May business ka wala. 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 So mag-focus ka sa business mo, downline mo lang. Pabira mo na si upline. Yes. Diba? Hatog. Meron kang malakit ang ganito eh. Kumahataw ka. Upline. Parang ganun. Diba? Huwag kang mag-ganun. Nangaalok eh. If your upline is there, be grateful. If not, then you step up. Yes. At the age of 19, at the age of 19, my dad had a second heart attack. The first was 12. I was in 1986. The second was 93. At the age of 19 years old, na heart attack si papa ko. Second time, na bypass na siya. Binypass, triple heart bypass. Sinabi sa akin ng auntie ko, O Mike, ikaw panganay, ikaw na may padre di pamilya. Papa mo, di na talaga makakatrabaho yan. I was 19. Sinabihan ako ng ganun. Kapalit ko, dalawa nag-aaral high school. College ako. Mama ko, full-time housewife. Sasabihin sa akin, ako na padre di pamilya. 19 ako. Ano mali ko sa padre di pamilya? Wala na akong girlfriend. I have two choices. I can be resentful. Si Papa naman, oh, kakainis, oh, hinalaga ang katawan niya. Ano mali ko sa ganyan? I can be like that eh. Choice ko yun. Or, sige auntie, ako nang bahala sa family ko. Magsa-sideline pa ako, carry pa ako extra. I have a choice. I can choose to be resentful, or I can choose to step up. I chose to step up. You see, mga kaibigan, in life, when God gives you a challenge, ang purpose is for you to lift you up. Hindi kaya bibigyan ng isang pagsubok kung alam niya hindi mo kaya. Nag-gets niyo? Yes. And at that point, mga kaibigan, I was grateful na alam ko yun, na about na, the challenges in life. So I step up. Mga kaibigan, ito lang din sa akin. Whatever challenges you face, you just step up. You just step up. 19 ako. At the age of 9, at the age of 17 years old, by the way, I started working at the age of 17. So, ibig sabihin mga kaibigan, at the age of 17, hindi na ako humingi ng baon, hindi na ako humingi ng pera, sarili ko na nagbabayad ng mga matrikula. Since first year college, up to now. And from the age of 22 years old, well, 23 na, kasi that's the time na kumikita na ako ng malaki. At the age of 23, ako na ang nagbabayad ng upa sa bahay, ako na nagbibigay ng allowance kina papa, ako na nagpapaaral sa kapatid ko lahat. At the age of 23, mga kaibigan, lahat ng kapatid ko, because of network marketing, lahat sila gumagamit ng college.
Because of network marketing, mga kaibigan, age of 23, mga kaibigan, my parents started retiring na. I give them monthly 40,000 a month as their allowance. Bakit? At the age of 23 years old, mga kaibigan, nagsimula ako mag-network, humahataw na ako, mga kaibigan. Nung graduate kapatid ko, I gave him a car. Nung nag-asawa kapatid kong lalaki, ang regalo ko, reception niya. Lahat galing sa network marketing. Why? Because I choose to step up. Because I always believe, mga kaibigan, kung meron man tutulong sa amin, walang iba, kundi kami din yun. Because all of us have our own challenges in life. Bago mo akong tulungan, tutulungan mo muna sarili mo. Yes or no? Yes. Same thing, mga kaibigan. So if you want to become successful in life, you just have to step up. Don't wait for other people to come to you. Because at the end of the day, all of us have our own challenges to face. Yes. Sabi mo sa katabi mo ngayon, step up. Step up. If your uplines are doing well, so what? The only reason you're resentful because you're not making money. Ingit ba? Tingin ka tayo mo, ingit ka ba? Nag-gets yung sinasabi ko? Yes. Sige, mag-hold ka. Huwag ka magpasok ng sales. Sino ba tinamaan? Ikaw din naman ah. Ikaw din naman ah. Yung apply mo may ibang grupo. Bilang ikaw. Oh. Hello? Yes. So are we clear? Yes. Reprimands, humiliate, and put your downlines in a hot seat in front of other distributors. Self-sabotage. Please, leaders, uplines, huwag niyong pahayagin ang downlines niyo. Kahit bad na bad yan, pag bad ka, labot ka. Wow. Take care of them. Love them. Are we clear? Yes. Ako ganito ginagawa ko. Pag downline ko, matigas ulo, kakausapin ko yan. Pero kami dalawa lang. Downlines, tara. Usap tayo. Nakabahan niya. Sir, bakit? Downline, nakita akong ginawa mo kanina. Hindi maganda. Ano yung mga kaibigan? Pag sasabihin yung mga downlines, okay yan, tama yan. Pero pag sabihin mo sila, yung bago pa lang yung insidente. O yung after a year, tsaka magkasang pagsasabihan. Or after a month, sobrang tagal na yun. Kailangan on the same day or the following day, ASAP. Tapos, when you reprimand them, hindi para payain o pagalitan, para to improve them. It's not what you say, it's how you say it. Parang ganito, ha? Important is how you say it. Parang ganito. Ako kasi, dinadaan ko sa lambing. Uy, alam mo, ang bubububo mo, di ba? Pero may lambing, paano ba example? Uy, downlines, ganito ah, ganito. Uy, downlines, ganito. May nakita ko kanina, yung kinausap mo yung sa mong downline, parang maganda, magaspang. Apin, bakit? Tingnan mo to. Pag sinabi ko sa'yo, downline, bakit wala kang dala? Tamad-tamad mo ah. Magagalit ka ba pag ginanong, oh, naman, upline. Alam mo, ganun ang sinabi mo. Upline? Oo. Alam mo yung fire rate, maganda yung intention mo eh. But don't do it that way. Ang pwede mong gawin downline ganito, uy, downline. Alam mo, wala kang naman dala. Sayang yan. Kasi bakit? Nasasayang oras mo. Di ba, meron tayong time frame? Di ba, may goals ka? The more na hindi mo ginagawa yung mga plano natin, the more na tayo nakakatapin, dinidelay mo lang yung reward mo. Pinaparealize ko sa kanya. At kami dalawa lang yun. Kasi pag ginawa ko yung kaharap siya, mapapaya siya, mawawala respeto niya sa sarili niya, at yung mga downline siya, hindi siya i-respect din. Nawalan ako ng downline. Self-sabotage. Clear? Yes. Hello? Yes. And lastly, mga kaibigan, doesn't take responsibility for his own actions, blames everyone and everything else for his failures, doesn't realize that if others succeed under similar circumstances, he can too. No, to cut a story short, mga kaibigan, very simple lang. If you want to be successful, it's up to you. If you want to be successful, it's up to you. Tanong, you want to be successful? Yes! You want to be successful? Yes! Then, mga kaibigan, you have to step up. You have to step up because at the end of the day, your check will never lie. Yes. Your income will never lie. It will always tell how hard you work, how lazy you are, how tenacious you are, or kung puro ka lang alibay. May dinadaanan kayo, may dinadaanan din ako. Eh, ano ngayon? Bukas, mababayad pa rin ako ng sa telepono.
Bukas magbabayad pa rin ako ng tubig. Bukas magbabayad pa rin ako renta ng bahay, renta ng kwarto. Tapos, the bills will still keep on coming in. It's either you find ways or you find reasons to fail. It's up to you. Before we end, mga kaibigan, did you learn something tonight? Yes! Oh. Okay. So, this time, eto, totoo na to. Yung video na parati na papalpak. Eto, sigurado tapos na tong video na to. Okay? Yung si Lion King. Because there's this part that I really need you to see. Okay? The last part. So, sa mga di nakakita, well, ulitin nyo lang. Sa mga nakakita ulit, ulitin nyo ulit. Diba? So, eto na yun. Ito na naman. Sinabi mo sa akin, okay na yan. Yun. Okay, volume. Isn't this a great place? It is beautiful. But I don't understand something. You've been alive all this time. Why didn't you come back to Pride Rock? Well, I just needed to get out on my own. Live my own life. And I did. And it's great. We've really needed you at home. No one needs me. Yes, we do. You're the king. No, we've been through this. I'm not the king. Scar is. Simba, he let the hyenas take over the Pride Lands. What? Everything's destroyed. There's no food, no water. Simba, if you don't do something soon, everyone will starve. I can't go back. What? You wouldn't understand. What would I understand? No. It doesn't matter. Hakuna Matata. What? Hakuna Matata. It's something I learned out here. Look, sometimes bad things happen. Simba! And there's nothing you can do about it. So why worry? Because it's your responsibility! But what about you? You left? I left to find help. And I found you. Don't you understand? You're our only hope. Sorry. What's happened to you? You're not the Simba I remember. You're right. I'm not. Now are you satisfied? No. Just disappointed. You know, you're starting to sound like my father. Good. At least one of us does. Listen, you think you can just show up and tell me how to live my life? You don't even know what I've been through. I would if you just tell me. Forget it. Fine. She's wrong. I can't go back. I wouldn't prove anyway. Won't change anything. You can't change their past. You said you'd always be there for me! But you're not. And it's because of me. It's my fault. It's my fault. Suppose you know. Sure do. You're Mufasa's boy. Bye. Hey, wait. You know my father? Correction. I know your father. I hate to tell you this, but he died a long time ago. Nope. Wrong again!
He's alive! And I'll show him to you. You follow old Rafiki. He knows the way. Come on. No. Look how you see, he lives in you. See you tomorrow night. Thank you very much.